yourself to quality, free online food contents that will feature admired and up-and-coming social media stars, doing everyone's favorite food blogs, hauls, live selling, all done in a sprightly Pinoy style content na aabangan araw-araw. Get to know what's trending, what's hot, and what's the latest in food and more under one lifestyle and live stream online channel, Fairfax Network Channel or FNC. Created to house theme food episodes and other hot topics and contents. Siguradong tatambay ka sa Fairfax Network Channel para abangan ang mga trending food, restos, mukbang, food hacks, and cooking shows. FNC will offer daily shows to nourish your online viewing habits. Gina dito kung saan at home ka online with Fairfax Network Channel on the House of Collab YouTube channel. Saan nga ba kami mapapanood? You may watch us at the House of Collab Facebook page, the House of Collab YouTube channel, and FNC Twitch account. Ayan, and don't forget na i-follow kami sa lahat ng social media accounts, Fairfax Network Channel, para lagi kayong updated. Fairfax Network Channel on Facebook, Instagram, and TikTok. At Fairfax Net CH naman for Twitter. At syempre, if meron kayong mga tanong at nais nyo mag-partner, email us on fairfaxnetworkchannel@gmail.com. Yes. So, ayun, nakikita nyo naman ang ating magandang sofa na papaligiran ng mga kung-kuru. Pero thank you so much, Home Sweet, sa aming araw-araw na inuupuan for our FNC. Kaya naman mga ka-Home Sweet, kung gusto nyo rin ng ganito kagandang furniture sa inyong mga bahay, feel free to visit and message any of their social media accounts tulad na lang ng Facebook, Home Sweet. Instagram, at HomeSweetPH. Twitter, HomeSweetPH. Kaya naman, Home Sweet, our choice for home furniture. Uy, hindi na ako nagkakamali sa Home Sweet. Uy, ano dating sinasabi mo doon? Home Sweet.
Shut it down, Kate. Shut it down. Pero mas lalong gumanda yung ano no, yung setup natin dahil sa home sweet. Kaya pero thank for sure, nga na-miss tayo ng mga tao. So, kamusta ka naman, Pao? Ako, sa dalawang araw na pahinga natin sa FNC. All good in the hood. Yeah. Wow, may bago pang kumpuro. Uy, all good in the hood. Uy, magkakano, hinira mo lang to kay Ate Pam. Ate Pam, thank you. Ikaw, Kate, kamusta ka? Kain ang kain. Uy! Malatanga sa'yo, pero hindi siya tumataba. Ganun talaga. Perfect ka dyan. Hindi ko din alam eh. Feeling, ako din naman ikaw, hindi naman ako nang kain, di ba? Sana all, ganun ako. Kailangan ko pa uminom ng kungkuro para lang hindi ako tumaba. Uy, ang sexy mo kaya. Oo kaya, tayo nga sa ninablesa. Pakita mo nga. Huwag siya sexy. Kung siya ba yung police, papahuli na lang ako. Okay, for sure. Sige, suko na. Sige naman. Parantinga. Kamusta naman si Celine? Okay naman ako. Alam niyo naman yun. I'm very okay. I'm good in all in the hood. Huwag na. Pero ayun, grabe. First time ko mag-Halloween ng iba yung kasama ko. Same. Kayo ba? First time yung ba mag-Halloween ng ganito? Ako din. Hindi naman kasi ako nag-Halloween ng kasama friends kasi na, di ba? Ako din. Kasi lagi puro family. Oo, tapos pupunta sa cementerio. Pero usually, pag Halloween, anong madalas nyong ginagawa ng family nyo? Ano, yung pinaka-bond talaga namin is magtipon-tipon lahat ng family, tapos magluluto. Like, Ilongga things talaga. Mga Ilongga nga pala silang dalawa. Oh, galing na Ilongga. Pwedeng umalis na lang mga hindi Ilongga. Nakakahiya naman eh. Natatawa kami guys kasi feeling nila nag-cha-Chinese kami pag nag-uusap kami ng Ilongga. Para kayo ng mga bata kayo, na-try nyo na ba mag-trick or treat, gano'n? Yung mga time na uhugin ako, pa tayo. Ako hindi talaga. Kasi parang nung time ko, parang hindi pa naman talaga uso yung ganong trick or treat pa. Feeling ko sa mayayaman lang yun. Pero pag sa probinsya kasi hindi masyadong uso. Oo, hindi uso talaga. Ikaw, okay. Wala. Hindi din. Pag ganun ginagawa sa probinsya, sa mayayaman lang yun. Oo, sa probinsya. Ako yung ano lang, hindi ko na-try yung ano, yung sa mga mayayaman, yung sa mall, sila nagti-trick or treat. Ay, di ba kahapon? Ay, kahapon! Kami din! Eh, di ba magkaiba tayo ng pintahan? Sabi din, yung mga bata. Pero never ko na-try yun, lagi lang sa ano, bahay-bahay lang. Tapos nag-witch lang ako. Sabi ko nga, social kaya tuloy nung bata ako, di ako binibigyan ng candy eh. Bakit? Tatatakot yung mga kapitbahay naman lumabas. Sabi ko, mama, huwag mo na ulitin yung gantong make-up, ah. Gusto mo ba? Yung bata. Huwag mo na ito naman, parang hindi kayo bigla, nakakapagod. Grabe nga yung mga bata ngayon, yung bata hindi na siya sa labas. Doon na sila sa mall, nag-trick or treat. True. Iba na talaga ngayon yung generation. Totoo. Dati kami sa bahay-bahay lang talaga, as in. Mga bata kahapon sa mall, tapos may event pa sila. Alam niyo yung ano, nakalagay sa pumpkin. Ganun, tapos yun, padamihan kami niyan dati. Sa school niyo, na-try niyo mag-trick or treat. Hindi. Ay, totoo. Di ba holiday kasi kapag... Yung na-try... Hindi, siyempre, di ba yung... Before, wala. Walang ganun. Na-try ko lang yung mga... Yung pag may mga events sa school mo, horror room, ganun. Oo, yun. Ayun, na-try ko rin yung ganun. Yung parang... Kunyari, pag university week, may U-week kami, ganyan. Tapos may isang room doon na parang horror room siya. Tapos yung mga college students yung nagpe-pretend na yun. Sila yung mga aswang. Ganon siya na-experience. Tapos ikaw takot na takot ka naman, ano? Tapos ako, dati naranasan ko, sinisipa ako pa, alo, nagkakapasa yung mga hindi kasi sobrang bilin kasi. Totoo. Tapos alam mo yun nakakatakot kapag ano, kapag sa mga, di ba, yes, Star City, naranasan pa rin naman. Ano yun, gabi ng lagim ba yun? Siyempre, ano lang yun, machine lang yun, pero nakakatakot pa rin. So, what more kapag tao na yung manggugulat sa'yo? Pero naranasan niyo na yung gano'n? Nakakatakot yung sa ano, yung pinuntahan natin. Nightmares. Manila. Oo, nakakatakot. Ayun yung ayoko talaga matry. Ayun. Ay, di ka ba, hindi mo gusto yung pumasok sa mga gano'n? Depende din naman kasi kung sobrang matatakot din ka. Hmm. Tulad ni Justin, di ba? Napakatapang! Napakatapang ni Justin! Okay. Pero ito na nga, meron, napapansin niyo ba kung bakit may space dito? May gap! Ano? May gap!
Uy! Dahil meron tayong guest at ang guest natin ay feeling ko, yayamanin siya. Tanungin natin siya kung nag-trick or treat ba siya noon. Kaya naman, let's all welcome! Kasi masaya talaga akong tao. Masayahin talaga. There's a reason why a person is happy. Yes. Anong gusto mo? Napatigil siya eh. Sige, ano ba yun? Anong gusto mo malaman? May nagpapasaya ba sa akin? Of course, meron. Wow! Wow! Sa sarili niya, actually. Matatang siya. Ay, pang FNC to, Sir Jamie. Pero kasi madaming pwedeng may nagpapasaya sa akin, pwede yung family ko. Special someone ba to or ano ba? Ano ba, name drop ba? Wait lang! Wait lang! Natin, kaya ba? Kaya! Sino ang special someone na nagpapasaya sa'yo ngayon? I love it. Si Ward. Wow! Ara naman tinga to. Ang topang mayabang! Kapag ito kasi yung nahi-feel mo, kapag confident kasi nahi-feel mo, proud ka dapat, hindi mo dapat tinatago, di ba? Aww. Totoo. Totoo. Ganun yun, kapag pure tsaka totoo yung nahi-feel mo sa tao, ipagmamalaki mo. Kasi hindi deserve ng taong yung itago. Totoo. Ganun ba yun? Ganda nung... Napapa-stick ako sa'yo. Mayabang siya! Oh, mayabang siya. Cleo matapang... Cleo matapang manabat. Cleo matapang manabat. Huwag siyang kakalabanin. So, ayan naman. Ito ka kakalabanin. Gusto ka naman namin kamustahin. Kamusta naman ang season 3 experience mo? In-expect mo ba to? Yung mga kapasok ka? Ginusto mo ba talaga mag-audition? And ano yung na-feel mo sa loob? Anong adjustment yung nagawa mo? Sagutin mo yung madaming tanong mo yun. In 50 words! Sige, unahin natin yung gusto mo ba talagang pumasok. Actually, yung pag-audition ko sa The House of Collab season 3 is hindi talaga siya planado. Hindi siya planado. Nag-try lang ako ng mag-kumu. Tapos sabi ko dun sa mga viewers ko, sige, kapag nag 50k dias to, mag-audition ako. Ayun, last day na. Tapos nag 50k. So sabi ko, sige, pagbibigyan ko na kayo, ganyan-ganyan. Tapos hindi ko in-expect na makukuha ko kasi nga, sobrang late ko na nag-audition. Tapos, parang yung... Kaya late ka rin pumasok, be. Yung pag-audition ko pa, parang trip-trip lang na. Pag kinuha niyo ako dito, nag-issue ganyan. Yes. Sexy ako dun, bro. Pero napanindigan mo yun. Actually, ang panindigan ko dun. Tinupad niya talaga. Nagawa ko ng issue, pero sarili ko pala. Sarili ko pala. Nakapay yung in-issue niya. Pero mas okay naman yun. Tapos sa yun, hindi ko nga in-expect na ano, papasok pala ako ng last 3 weeks. So, next na doon yung ano naging adjustment ko. Ang naging adjustment ko doon kasi pumasok ako ng THOC. THOC kasi, ay, ang laking adjustment kasi pagpasok ko doon, last 3 weeks, may mga family, groups, may memories na sila na hindi ko nag-get. Ay, yun din gusto kong malaman. Like, anong feeling kapag pagpasok mo doon, close na silang lahat, ganun. Medyo mahirap kasi yun nga, nagkukwentuhan sila sa nangyari before, tapos ikaw wala kang alam, di ba? Sobrang laki adjustment, pero thankful nga ako kay Ward. Kasi, naging madali yung season 3 ko dahil sa kanya. Which is, hindi ko rin in-expect kasi before ako pumasok ng THOC, ayaw ko kay Ward. Ayaw mo kay Ward? Ayaw ko kay Ward. Kasi? Ba't namumula ako sa screen? Pwede pa ikwento din kung bakit? Kung bakit ko ayaw sa kanya. Oo. Kasi lumalabas siya sa FYP ko, tapos sabi ko, yabang naman ka ako na itong babae ko siya. Kasi yung mga sayo niya. Alas si Judger pa na. Yung mga sayo niya. Abo. Ganon. May mga pitik-pitik siya. Sabi ko, yabang naman ka ako na ito, hindi ko to gusto ka ako ganyan. Tapos,
pagpasok ko ng THOC, hindi hag-hag, hi! Tapos, hinaustor niya ako. Sabi ko, ah, mabait pala to. Pero 1 week ko siyang iniiwasan. Kasi? Kasi nga, di ba meron ngang, ano sabi mo dun sa TikTok? Ganon. So, ayoko, masarap siya. Ayoko mo like, madamay na, ah, mas close dito, mas close dito. Iniiwasan ko yung ganon. So, parehas ko silang, ano, yung isa lang talaga ka-room ko. So, may interactions. Pero si Ward iniiwasan ko. Tapos, kinausap niya ako after 1 week. Sabi niya, ba't iniiwasan mo ako? Ganyan. Nag-guilty na ako doon. Mm-hmm. As naging close kami. Tapos ngayon, hindi ko namamalayan na sa, ano, iniiwasan ko siya. Tumatagal, hinahanap ko na siya. Mayamay! Talaga! Kasi, hindi hinahanap dahil gusto ko siya. Hinahanap ko siya kasi, hinahanap ko yung presence niya. Hindi, kaming dalawa yung nagkatiwa, parang may trust kami sa isa't isa. Tapos, syempre, sa industry natin, mahirap makahanap ng taong pagkakatiwalaan mo at taong magtitiwala sa iyo. So, nung time na yun, kaming dalawa yung nagkakaintindihan talaga. So, eto na, yung experience ko sa loob ng The House of Collab Season 3 is mixed emotion talaga siya. Kasi, pumasok ako dun ng ano eh, tingin sa akin ng tao, ah, loyal ni Cleo, ganyan-ganyan. Lumabas akong cheater. No, hindi yung portray sa akin na, pero hindi naman talaga ako na-cheat sa loob. Dahil ito naman yung topic, di ba? Ako na magpapasok. Parang ang rich tita vibes, ganon. Sa akin lang sa'yo, i-share yun. And para siyempre, ma-redeem mo rin yourself, ma'am. Sorry, mahal ko. Nakapag-explain ka. True. Okay lang pag-usapan na. Actually, maganda nga eh. Kasi masasabi ko yung side ko. Na hindi ko na lang... Na hindi ko naman nasabi nung nasa loob ako ng taso. Actually, ngayon lang talaga. Bibigay namin yung floor sa'yo. Masasalita ko ba sila o ako na lang? Pwede naman. Actually, kasi. So, ayun nga. Yung akin sa kay Ward, sobrang na-misunderstood ng tao. Hindi ko alam kung na-misunderstood talaga or may nag-feed sa utak nila na gano'n yung ginagawa namin. Sobrang close kami to the point na nag-hug kami. Yan. Which is ganun din naman kami sa ganun si Ward. Hindi lang naman kasi sa'yo. Clingy siya. Hindi kami clingy sa aming dalawa lang. Clingy kami sa lahat ng sisis. Sir Dan, shoutout sa'yo. Di ba lahat naman ng content creators ganun? Oo. Ganun talaga siya. Hindi lang sa kanya nagsimula yun. Sa amin din nagpumasok kami. Kaya nga love na lang namin si Ward kasi lagi siyang clingy sa amin. Mm-hmm. Alam mo yun, to the point na parang binibaby ka niya. Mm-hmm. Ganun naman talaga siya eh. Ganun kasi si Ward. Mahal. Ganun. Ako, ginigising ko sila pag umaga, pero wala namang naging issue, wala namang nasilip, walang nasabi yung mga tao. Siguro, naging issue lang siya kasi si Ward siya. Which is, laging sinasabi ng mga tao na, ayan, dikit ka ng dikit kay Ward, ganyan-ganyan. So, ayun nga, wala nangyaring cheating, sobrang close namin ni Ward. Gusto ko yung company niya nasa love kami ng The House of Collab, pero walang feelings. Ngayon, nung lumabas kami, siyempre, pag nasa loob ka, iba pag nasa labas ka eh. Eventually, na-develop yung feelings ko sa kanya kasi kahit pala sa labas ng mansion, kahit walang camera, ganun pa rin siya. Totoo. Actually, masasabi ko talaga na mabait talaga si Ward kasi nga, di ba, nung na-bottom for ako, never naman akong humingi sa kanya ng tulong or never akong, alam mo yun, pero kinakamusta niya ako, kamusta ka dyan, kamusta kayong experience niya. Tapos tinulungan niya ako nung na-bottom for ako, na hindi ko naman siya inutusan. Oo, tapos nung wild card. Kaya, alam mo yung pure intention niya sa tao, pero yung iba yung nakikita nila. Kasi si Ward siya. Kasi si Ward siya. Totoo yun. Parang tayo-tayo na lang nakakaintindi na pag sinabing, si Ward siya. Parang alam na natin sa sarili natin na yung iba-iba yung tingin ko pag sinabing si Ward to eh. Si Ward siya eh. Tapos, nag-start yung issue na yun kasi binaby ko better ko siya. Pero, kung papanoodin mo siya ng walang mali siya or dumi sa utak mo, wala eh. Kasi tumatawa kami dun eh. Tsaka, kaya nga The House of Collab eh. Pag may ipag-collab sa tao, ikaw collab mo kung anong ginagawa niyang content. Ano bang, saan ba nakaira si Ward? Siyempre, baby do better. So, yun yung naisip ko agad. Plus, ginawa ko yung content na yun kasi dare yun sa akin ng spender ko. Hindi sa gusto ko lang siya i-baby do better, gusto ko lang siya sayawan ng ganun. Ginawa ko yun dahil sa spender ko. Kaso, ayun nga, ang dami sabi, sobrang insensitive ko daw, sobrang ano, malaswa, malande, or whatsoever. Okay. Red flag. Hindi ko rin alam kasi hindi ko maalam na ngayon sa Twitter nun. So, ayun, hindi ko naman ini-invalidate yung na-feel ng ex ko. Pero, syempre, at some point, iisipin mo talaga,
bakit pa ako pumasok dito kung ililimit ko yung sarili ko? Di ba? Kaya nga ako nandito eh. Para, di ba? Para mag-grow, para mag-explore. Kaya nga limitless possibilities. And endless opportunities. Yeah. Pero, I mean, kasi syempre, di ba, merong pag may jowa, parang laging nagpapaalam muna, ganun. Nagpaalam ka ba sa kanya, no? Or nagulat na lang siya, nagkaroon actually, na ganun konti. Nung nag-baby do better kami, hindi na kami nun. Pero, akala niya kasi, hindi pa final. Tapos, pero, for you, sino ba nakapag-break? Ikaw o siya? Ako. Pero baka isipin nyo kasi, nagda House of Collab lang si Cleo, ganyan, nakipag-break na, nakilala niya lang si Warner. Isa yun sa mga naging best, ganyan din sinabi sa akin. Isa yun sa mga pinaka naging, ano lang mga kongkuro. Kasi ako, dalawang beses akong nagkaroon ng, ayun, nawala. Nawala. Ganyan sinabi sa akin. Season 1, nawala. Season 2, nawala din. Pero hindi kasi yun eh. I mean, nasa partner din kasi yun. Tsaka, ano, gusto ko na lang din i-clear yung ano. Yung management, kasi hindi talaga sila damay sa ginagawa ng mga content creators. Totoo naman. Guys, yung management, guys, hindi part ng relasyon. Totoo. Exactly. Kaya nga kami nasa reality show, so kung ano yung nangyayari sa amin, I mean, nasa sa amin na yung content creators, andyan lang yung management para i-guide kami at itama kami dun sa mga maling nagawa namin na hindi namin namamalayan na mali pala. True. Ganon. Nakita yung socks ko. Hala na. Totoo. Yan nga yung sana yung ano ko. Sabi ko, may nakaboot siya, pero nakamayak. Kasi iba ka hanggang dito magpawis eh. Mabango yung pound, pero asim dito. Diba? So, ayun. Asan ako? Hindi tama yung management. Kasi may hiwag do. Hi, Wardo! Uy, isa ka naman, parang wala siya. Uy, Wardo! Hi, mahal. Wow! Yabang ka! Uy, hindi! Mahal yung tawag niya sa mga tao. Oo, tama lang. Ayun naman. Pero yung mahal mo eh, no? So, ayun. Wala kang hiling. So, ayun nga, hindi damay yung... Hindi damay yung management. Kasi at some point, nadamay siya. Na may tinawag na name, ganyan-ganyan. Pero hindi talaga. Basta, yung sabi ni Ward, sa amin na yun, special siya sa akin, special ako sa kanya. Aww. Friends kami, and hanggat kaya ko siyang alagaan, hanggat pwede, gagawin ko. Aww. Is it as a friend or more than friends? Or special someone? Special nga eh. Aww. Special siya sa akin, ha? I'm so happy. Pero ayun nga, hindi, I will not force. Alam ko lahat na lang iniiyakan mo, baby. Pero kahit ano ah, ito, kahit ako naman, kasi nga, di ba, yung pinakita naman kasi talaga ni Ward sa akin is sobrang pure. Kaya kahit ako naman, kahit anong mangyari, kahit kay Celine, di ba, poprotektahan ko sila. Pero yun, kinir ko yung name ng management. Ngayon, titake ko na rin yung time para i-clear yung name ni Ward. Hala. Ano, go lang. Itatake ko na rin yung... just playing. Titake ko na rin tong time na to para ma-clear yung name ni Ward kasi nung time na nasa love kami, hindi lang naman ako yung na-bash. Siya din. Tinawag siyang cheater, tinawag siyang homewrecker, whatsoever. Na hindi naman talaga. Medyo na-hurt ako noon. Ako, okay lang na i-bash niya ako. Wala naman talaga akong pakialam. Hindi ako naapektuhan ng bashers. Pero, nahihirapan ako ng time na yun kasi may nababash because of me. Alam mo yung ganong feeling na parang may nadadamay dahil sa'yo. Okay sa'yo lang sa decisions mo. Lang. Okay lang ko sa akin lang. Ayun, guys, hindi, walang meron sa amin nung sa love kami ng season 3. Ano lang yun, nag-enjoy lang kami and ginagawa lang namin yung ano, yung pagiging content creator namin. And nagpapakatotoo lang kami. Alam nga lamang, 24/7 tapos pepekein natin 24 hours, di ba? True. So, thank ayun. You, yeah. Sobrang totoo ni Ward. Kilalanin niyo muna siya. Kasi yung pinapakita niya sa camera ay sobrang strong niya. Pero pag nakilala niya siya ng kayo lang, sobrang soft and genuine word. True. Totoo. Uy, ako din, isang patunay yun. Kasi, ano, nung season 2, laging ano yan, laging sabay kami natutulog niya ng may araw na, ganun. Tapos, tinanong ko siya nung nasa condo kami sa, ano, sa kung saan kami tumitira na condo. Eh, nagkasama nga kami ni Ward doon. Sabi niya, alam mo ba, mahal? Sabi niya ganun na parang, kaya daw siya nagsistay na sa CR ng gano'ng katagal kasi nagpe-pray lang siya, gano'n, doon sa love ng CR. Kaya sabi ko, grabe no, sobrang strong ang personality mo kasi ang dami namin na pagkwentuhan nun and everything. Tapos parang humanga din ako sa personality na meron si Ward noong time na yun. Tapos hindi kayo na-expect na gano'n pala yung gawain niya ng sa CR. Kasi kung titignan mo si Ward, parang
titignan mo siya na, ang strong. Ay, kaya niya lahat. Kaya niya yan, di pero, masasaktan, ganyan. Parang sobrang strong na personality. Eh, yun na nga yung mahirap eh. Kaya lagi siyang na-take for granted kasi sinasabi, kaya naman ni Ward yan eh. Mm. Kaya, sa sobrang strong ng personality niya, wala nagtatanong sa kanya kung okay, okay lang ba siya. Oo. Kaya nandito na ako for her. Oh! Wala! Naiiyak din ako! Huwag niya naiiyak! Para naman kasi tingnan ko po. Lalagawin ko dito, iiyak! Sige! Uy, Halloween ngayon, huwag kayo umiyak! Hindi kasi lagi yan nagkukulong sa CR. Oh. Ay, hanggang season 3 mo? Oo, lagi nasa CR si Mark. Bakit ka galit? Eh kasi hindi nila nakikita na nasasaktan din yan. Lagi namin yan nakikita. Hanggang alas 5, nasa CR pa yan. Tapos nandun lang siya. Hindi siya talaga aalis. Malabas. Na. Baka naman nagaganto na siya. Nung nag-skincare lang, naiiyak ko pa. Hindi! Kasi mag-skincare yan, nandun kami. Tapos aalis na kami, syempre patulog na kami. Hindi pong antok na antok. Ano, nandun pa din siya sa loob. Tapos chinachat ko nga yun nasa loob. Be, matulog ka naman. Kasi anong oras na, online pa siya. Okay ka na? Hindi, kasi lagi yan pagkatapos niya dun sa CR, kala mo matutulog na siya. Kasi di ba yung bed ko nasa taas yun siya, nandun siya sa baba. So sisilipin ko siyang ganun sa baba, nagsiselfon pa rin siya. Nasasabayan ko na siyang matulog kasi hindi siya matutulog pag hindi mo siya sinabayan. Wala lang na yan. At least, merong someone na alam kung, I mean, kung ano yung pinag- kung ano si Ward, off-cam. Yun nga, ano nila eh, sa mundo daw na ganito, kailangan mo lang ng isang taong maniniwala sa'yo. Si Cleo na yun. Ha? Yun na nga. Pagbigyan na natin si Cleo. O hindi ah, kilala nyo rin naman si Ward. Naman. Sana lang din ano, sana lang din yung mga taong nanonood makilala nila si Ward. Sana kilalanin. Season 4, sana season 4. Kilalanin. Yung mga viewers on 24/7, mabago yung tingin sa kanya kasi hindi niya deserve lahat na binabato sa kanya ngayon. Totoo. Tsaka ano, ako na nagtalaga nagta-topic dito, no? Gigo lang. Kasi ang daming nagko-comment sa TikTok ko na ano, na parang ayan, pinapaasa na naman ni Ward, ganyan. Basta mga ganun. Iba-ibang sentences, din pero din naman same thoughts. So, ang defense ko naman dun, choice ko naman gustuhin siya eh. Hindi naman niya ako pinilit na gustuhin siya. Tsaka, hindi ko naman i-force yung mga bagay na mangyari. Kasi pag finorce mo na gustuhin ka rin ng tao, hindi na in love. Alam, nang pag-iisip mo ano? Andyan ka bala? Umiiyak si Wanda! Gawin na mag-iyakan na tayo! Ay, naiiyak si Wardo! Ba't kayo naiiyak? Wala, naiiyak din ako! Ayun nga! Naiiyak ako wala. Ang hindi kasi, kung makikita mo talaga... Alay yung eyeliner! Ako din! Sayang yung makeup! Kung makikita mo talaga yung pinagdaanan niya talaga, lahat yung mga sinasabi sa kanya, yung binabato sa kanya, sobrang nakakasama talaga. Ang hirap tingnan na ano, makabasa ng mga gano'n na kilala mo naman ang sobra yung tao. Meron pa yun. Ayun nga, hindi ko... Wala yung eyeliner ko, be! Sige, iyak muna. So, ano, right now, yung mga host ko ay umiiyak pa, so... Hindi kasi, ano, di ba? Kami naman, nakita naman namin kung gaano ka genuine si Ward at kung gaano siya katotoo. Kaya, nasasaktan kami pag may mga nababasa kaming negative sa kanya na hindi naman totoo. Like, si Ward naman kasi yung klase ng tao na mapagsasabihan mo kung may mali siya or alam mo yun? Oh, which is, nakwento ko na yun ng mga past lives na parang, ano, dati nagkaroon din kami ng misunderstanding ni Ward and then, nung nalaman niyang mali siya, tinanggap niya yun and binago niya yun sa sarili niya, which is yun yung maganda. Talaga. Saan ako nag-end? Ayun, hindi ko i-force yung mga bagay-bagay na mangyayari kasi nga, pag pinilit mo, hindi na siya love. And minsan alam niyo ba pinagsasabihan ako ni Ward, sabi niya, maging content creator ka naman para kahit yung mga ano ginagawa natin i-film mo. Kasi ayokong ma-feel niya or ma-feel ng Ward fam na andun lang ako for content. Gusto ko ma-feel niya na yun ang i-feel ko sa kanya is kahit walang camera, kahit walang mga tao na nanonood sa amin, gusto ko siya.
Yun. Sinabi mo na sa akin yan sa secret word, di ba? Wala lang. Napapamidi lang ako sa sagatik lang yun. Ako din eh. Pero sobrang ano, no? Sinabi mo na sa secret word. Hoy! Ano mga secret word moments na natatandaan na! Sinabi niya na yun sa akin sa secret word. Alam mo yun, di ba paglaseng, sasabihin mo yung totoo? Hindi, paglaseng ako minsan, hindi ko talaga alam sinasabi. Nasabi niya na talaga. Nasabi niya talaga yun. Nasabi yung totoo nun. Hindi ako yun, kwerbo yun. Hindi si Clea yun, kwerbo yun. So, usapan nga natin ngayon is cheating. Why do, atong first question ko, why do people cheat? Sa akin, question mo sa akin? The question sa atin. Sa atin lang. Feeling ko naman walang tamang reason to cheat. Walang magiging tamang reason para mag-cheat ka. If may gusto ko na talaga iba, iwan mo. Kasi, wala, ang pangit lang tingnan. Mahal mo yung isa pero may nag-aantay sa'yo. Mm. Parang ganun. Kung may minahal ka na ano, habang nasa relasyon ka, iwan mo na to. Iwan. Kasi ibig sabihin, hindi mo na siya mahal. Kasi nagmahal ka na ulit eh. Mm. Kaya para sa akin, wala talaga ano. Walang sagot yung why do people cheat. Walang tamang sagot doon. Walang tamang reason. True. Ikaw? Ako siguro, for me, maturity. Kasi minsan, meron tayong, hindi ko alam kung paano ko siya explain. Kasi pag bata ka pa, di ba? Like, gusto mo pa mag-explore. Tas sobrang, like, ngayon, maraming marurupok. May makikilala kang bago na akala mo magkakasundo kayo. Tapos yung jowa mo naman, parang, hindi mo siya, parang, alam mo yun, parang nasasawa ka na siguro sa mga ganung bagay, nasawa ka na sa relasyon nyo. Tapos ikaw naman, na for the explorer ka pa, for the Dora ka pa, ikaw naman tong, dun ka naman sa isa. Parang maturity kasi, pag matured yung isang tao, like, makukontento ka na eh. Mm-hmm. Pero pag yung isip mo, ay hindi, mag-i-enjoy ako kasi bata pa ako. Mm-hmm. Pwede ding maging cause ng ano yun eh, cheating. Gets, nagigets ka yun sa sabi mo. True. Ikaw si Lina Bon. Why do people cheat? May ano din, feeling ko ganun din, same answer. Ganun kasi may ibang taong, kasi ang dami ko rin na, minsan yung iba hindi kontento. Ganun. Hindi sila kontento sa kung anong meron na sila, like, I mean, bakit ka ba mag-cheat kung yung, I mean, syempre, naranasan kong ma-cheatan din eh. Ganun. Mm-hmm. So parang, minsan may part din talaga na maku-question mo rin yung self mo. Bakit? Mm-hmm. Bakit? Ganun. I mean, parang malaking ano din pala siya, malaking epekto din siya sa sarili mo. Hindi lang masasaktan ka kasi nag-cheat yung taong yun, kundi masasaktan ka rin kasi mapapatanong ko sa sarili mo kung ano bang kulang. Ganun, kung bakit ka mag-cheat. Ganun. So, and then, feeling ko din, maturity kasi nga, minsan, di ba, most people na nag-cheat is yung mga bata pa talaga. Kasi gusto ko mag-explore, madami pa kasing nakikilala. So, kapag may nakikilala silang bago, parang dun magbabago yung utak nila na parang mas gusto kasi sa ganito. Kasi parang mas masaya siya kasama and everything. Ganun, feeling ko din sa maturity. Ikaw, Kate. Wait lang, Kate. Magaling tayo kay Sir John. Kasi hi, Sir John! Hi, Sir John! Thank you for sending stars and more. Ikaw, Kate. Hoy, siguro ano? Talagi ka na pag-cheatan ba? Hindi lang na content. Matawa. Lahat ng ex ko naging niloko lang. Baka time na ngayon, ikaw naman daw. Hoy, hindi! Hindi ganun! Joke lang! Hindi, siguro yun nga. Tama din sila sinabi nila na nila si Lina, hindi kontento. Siguro kung gano'n na lang din na hindi na ako kontento, dapat iwanan mo na lang. Mm-mm. Kasi sa tagal-tagal nyo or something, hindi mo naman masasabing matagal kami, kailangan di ako mawala. Hindi, kung ayaw mo na, tigilan mo na. Ano pang sense ng ipupush through mo yung years or something kung ayaw mo naman na kung meron kang gusto, wala ka ng feeling sa kanya, diba? Instead na gawin mong pagsabayin, that's a cheat, ang gawin mo, iwanan mo na, tapos mag-move forward ka na. Kasi kung ipipilit, dun magsa-start yung cheating eh. Kasi parang makukonsensya ka dun sa tao na, shucks, ang tagal namin eh. Dun na mapasok. Wait lang, lahat ba tayo naka-experience ng cheating? Ah, hindi pa ako. Sana all. Ay, sabi sa comment section, if you cheat, choose the second because
Ayun na yung sinabi ko kanina. Because if you love the first, you niya. Don't have to cheat. Totoo. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero kayo, do you believe in second chances? No. Depende. Depende sa sitwasyon. Depende same. Sa tao. Depende sa panahon. Depende naman talaga. Ako lang may answer ng no. O kasi naman, yun nga, yun yung content naman ni Ate Mornings nung kanina niya ata in-upload o kahapon. Na parang, do I believe in second chances? And sinagot ko, yes. Kasi, for me, nakadepende yun sa tao eh. Kung merong taong talagang cheater na ilang best na ginawa yung pag-cheat, wala nang pag-asa yun. Pero if may taong may na-realize dun sa ginawa niyong pagkakamali, yun yung taong deserve na bigyan ng second chance. Kasi nga, syempre, ginugusto ng taong magbago eh. And alam naman natin yung kasabihan na kapag gusto natin, may paraan. Mm-hmm. So, if gusto ng tao na magbago, na ayusin yung sarili niya, it means, yun yung mga taong deserve ng second chance. Pero kapag yung second chance na yun, sinayang niya pa, hindi niya na-deserve ng second, third chance. Ako, yeah. Ano, ako yes, kasi pinag-uusapan love eh. Yeah. Yung love, hindi naman perfect. And yung love galing kay God. Eh si God nga nagbibigay ng maraming chances. Tayo pa kaya, di ba? Si God kasi siya, tayo. Bawa tayo makasalanan tayo, babe. Babe, magbibigay na rin tayo, babe. Sige, ano yung opinion niyo yun? Ay, sorry. Babe, tama. Sorry. Pero totoo yun. Kasi, love eh. Yung word na love is galing sa kanya. So, para sa akin, napaka-sacred ng word na yun. Ikaw? Ako, feeling ko, depende sa pinagsamahan. Kasi kung hindi naman masyadong deep yung pinagsamahan nyo, ba't mo pa bibigyan ng chance? Diba? Tsaka, ako kasi, lagi na ako nagbibigyan ng chance sa mga tao. Mahaba kasi yung pasensya ko. Sobrang haba ng pasensya ko. Pero pag nagalit ako sa'yo, galit na talaga. Oh, pares kami. Same. Pares kami. Galit sobrang bira lang din ako magalit, pero pag naubos na ako sa'yo, totoo. Oh, tsaka matagal akong suyuin pag nagalit ako sa'yo. Same. So pag nagbigay ako ng... Pag-tip na tayo. Pag-tip na tayo. Pag nagbigay ako ng chance sa'yo, ibig sabihin, talagang... Kailangan ingatan mo. Ingatan mo na. Ganun, kasi exactly. Nagalit na ako sa'yo eh. So pag sinayang mo yung chance na binigay ko sa'yo, wala na. Ganon. Ganon din ako. Pag mataas pa pride mo. Mataas pride ko. Mataas, talagang mataas. Pero pag... Pero pag si Mark! Hindi, nandito kasi siya sa gilid eh. Oo, nandito kasi si Ward sa gilid. Oh, since cheating, ito na second question. Have you ever cheated before? No. Nasagot niya na kanina, no. Ako, no. Ikaw? No. Oh, there's no explanation for that. Hindi ko siya kinukonsider na cheating. No. Oh, go. Ako nag-ano ako, nag... Kasi before yung... Uy, nag-cheat siya! Hindi, eto nga, i-explain ko bakit. Sabi ko kayo, walang tamang rason or reason para mag-loob. Explain ko bakit, ha? Kasi nag-cheat. Hindi, wala. Hindi kasi... Uy! Kalihalis! Eto, toxic kasi yung relasyon namin noon. Toxic. Tapos, nag-cheat siya. Eh ako, hindi ko naman siya maiwan. Nag-cheat din ako. Ah, gumanti ka! Oh, gumanti ako. So, ano, but, ano ang difference yung dalawa? Wala na. Pa rin na kami cheater. Grabe! Okay. Eto naman, paano mo masasabi na nag-cheat sa'yo ang partner mo? Ano ba yung mga kinoconsider mo nag-cheat? Kapag ano, kapag yung ginagawa, ay, or kapag may feelings ka na sa ibang tao. Oo. Ganon. Oo. Kasi yung mga, yun, mga ganyan, hug, or whatsoever, nagiging mali lang naman siya sa paningin ng ibang tao pag binibigyan na mali siya. Eh. True. Exactly. What if close lang talaga tayo, tapos yung closeness natin, talagang malalim. Mm-hmm. Yung sa atin wala lang, pero yung tingin ng ibang tao, naglolo ko to. Ganyan, true. Ganyan. Kaya ano, like, lalo pa naman sa atin, pang clingy pa naman natin, oh, di ba? Lalo nasisili. Oh, kami. Pinagsagan nga yan na ano eh, kasi super... Universal ship nga daw ako eh. Eh ako talaga, close super talaga ako. Super clingy talaga niya, sisili. Mapalalaki, mapababae talagang clingy ako, di ba? Hindi nga ako natutulog nang hindi ako nag-goodnight o nag-hug sa kanilang nagulang marami. Nagulang talaga ako sa kanya kasi hindi naman kami talaga, like, nagko-close talaga, no? Tapos pag mag-goodnight siya, lahat tiikutan niya kami, kikis niya kami isa-isa. Sa akin, hindi ba siya nababagod? Super clean. Ganun tas, talaga siya. Morning, sabi niya, good morning. Alam mo yung super, kumain ka na, tara kain tayo. Ganun siya. Not to the point na parang naiisip ng iba,
iba na yung kaklingihan nito. Ganito, ganyan. Kaya nga sa live eh, yung bardagulan natin kay Doc, I mean, ginagawa ko na lang sa biro para hindi na maisipan ng ibang tao na parang, di ba pag gumaganan si Doc, iisip ko yun, iba, ulo, ano sila, ganito, ganito. Kaya hindi, shift ko kasi ngayon. Shift ko para ganun ni Doc. Tapos paggabi, iba naman, ganun. Dinadaan na lang namin sa Joe kasi sobrang frustrating kapag lagi kang ginajudge ng mga tao. Na parang, hala, ako nga eh, nung season 2, talagang tumabi lang ako kay ganito. May bagong content creator na lalaki papasok, isi-ship sa akin lahat, di ba? Nakakapagod kayong maging viewers. Totoo. But actually, normal naman yung ano, pagiging clingy ng tao. Nagiging mali lang kasi yun sa nga, industry sabi, natin. Madami, lagi tayong pinapakot. Tama yung sinabi mo, magiging mali lang yun kundi sa mga taong mali din yung utak. True-able. So, ikaw naman, anong kinoconsider mo ako na? Ako si Vendetta, ano? Totoo naman, totoo yun. Ako din. Kinoconsider ko na cheating na yun. Na, parang ako, hindi ko siya kinoconsider kapag nag-uusap lang kami nito. Nag-uusap lang kasi, I mean, asaran, ganyan. Pero kapag with feelings na, dun ko na kinoconsider na may... Feelings or masyado lang naughty yung usapan. Pero pag normal na as friends lang, hi, Vendetta. Malayo. Ako din. Sobrang lawak din kasi ako sa ano eh, sa pagdating sa relasyon. Ayoko nung parang tanong siya. Konting ganun-ganun lang sa mga babae o ano na agad magagalit agad ako. Ayoko nang ganun. Like open naman ako as long as doon kasi naging toxic. Oo, as long as yung trust ko hindi mo sinisira. Yun lang. Pero may tanong ako. I mean, tingin niyo ba isa din ba sa nagiging signs na parang mag-cheat yung tao kapag sobrang nasasakal ka na sa partner mo? Yung iba, feeling ko, oo. Kasi, kasi, di ba merong mga partner na parang maluwag, pero... Maluwag? Maluwag! Relationship. Di ba minsan kapag sobrang luwag ng partner mo, parang magiging outgoing ka na ng parang sige, kahit sino na lang makakasama ko, tapos parang yung partner mo doon din marirealize na, hindi naman magagalit yung partner ko, okay lang kapag gagawin ko, ganyan. Tingin nyo, yun din sa kadalasang reason kung bakit nag-cheat yung tao kasi maluwag sila sa relationship. Actually, lahat naman kasi ng sobra, nagiging mali. Maging maluwag ka ng sobra, hahanapin ang partner mo na parang, ba't di ka na nag-care sa akin? Ba't parang pinapabayaan mo na ako? Pag nag-care ka naman ng sobra, na bawal ganito ganyan, sasakal naman. So, dapat talaga balance lang. Pero, yeah, nagiging ano siya, nagiging reason ng iba. Especially sa mga lalaki. Pagka, hindi, huwag na mga lalaki, parehas na lang. Kasi madami na rin ng mga babae. So, ayun, nagiging reason yan ang sabihin. Kasi ang sasabihin nila, nahanap nila yung wala dito sa... Ako hindi. Kasi sa past relationship ko, sobrang luwag ko sa kanya. Pero siya... Natakot ko talaga siya, B! Sobrang luwag ko talaga sa kanya. Kasi hindi talaga ako, ano na... Sige. Di, ang pula mo ng A. OM, anong ibang word ng luwag? Sa English. Para maiba na to. Ayun na nga. Pero siya, never talaga siyang gumawa ng bagay na ikaka-question ko or ano. Depende din sa tao. Hindi niya pina-feel sa'yo hindi na talaga, para hindi mag-isip. Hindi niya talaga ako pina-feel, kaya sobrang may tiwala talaga ako sa kanya. Ako naman, naging maluwag ako sa relationship. Leo! Magbigay ka nga ng word. Ano ba yung maluwag? Parang hindi ako ganun ka naging stricto sa relationship, pero nagawang ano yun ako, parang mag-cheat. Kasi parang ano, ang outgoing niya na ganun. Katulad na itong last na kakungkuro ko. Ganun. So parang sabi ko, sabi ko sobrang luwag ko sa'yo. So yung trust ko kasi nandun eh. Pinagkakatiwalaan mo siya and ayaw mo siyang sakalin, pero yun nga pala, dahil sa sobrang luwag mo sa relationship, hindi ka ganun ka-stricto, nagagawan ka ng kasalanan na hindi mo pala nalalaman. I mean, behind your back. Ganun. Si Ward nanonood talaga. Totoo. Ayan. May mga kakilala ba kayo na nag-cheat? Oo naman. Oo naman. Madami! Pangalanan ko na. Oo naman! Oo naman! Oo naman! Si ano? Tsaka si ano?
Pag ako nag-name drop. Hala si ano? Kate. Just press okay. One daw, mag-name drop daw si Kate. Sige na nga. Sige na nga pag nag-press one sila. Oh, press one na, di ba? Ito gusto nyo. Uy, Vendetta! Bakit na sa FNC tayo? Vendetta! Uy, no filter! Hala, hindi pa nang ganun issue na naman to. Totoo, chismis. Huwag na kayong paligoy-ligoy pa yung mga ex ko. Si Mark, si... Hello, Neto, may sagutin lang ang question kasi may nag-comment. Ano daw? One week pa lang daw, may feelings na ako kay Ward. Bakit daw ganun? One week pa lang daw kami break. Hindi ba sabi mo nga kanina, hindi? Oo nga, nanood ka ba kanina? For sure, wala. Ulitin ko na lang, i-clear ko lang ulit. Wala pa akong feelings nun kay Ward. Talagang sobrang close lang talaga namin. Friends, ganyan. Ni-enjoy niya lang yung company ni Ward. Parehas namin na-enjoy yung company namin. Basta masaya kami. May mga times na tumatawa na lang kami dalawa tapos kami dalawa nakagets. Ganun yung connection namin. Yung feelings, eventually na lang yun. Na-develop na lang na lumabas na. Kasi nga... Kasi nga, di ba sabi nga natin, ang totoong buhay talaga nagsistart sa labas. Sa labas, hindi sa loob. Pero... Uy! Ayun, talaga ang bilis! Ang bilis! Sorry na. So, ayun. Anong mga talaga? For sure, late siyang pumasok, kaya niya natin. Bakit may gagamba na dyan? Hindi ko din alam. Sumabi na siya sa buhok. Mamalaking puso. Ito ba siya? Tirisin na natin siya. Feel ko si ano to. Tirisin kita kung sino ka nag-comment ka. Chalice. Para kayong mga tinga dyan. Pero ayun na nga. Tanong ko rin, if ever someone cheated on you, mapagkakatiwalaan niyo ba sila ulit? It will take time ba or parang... Wes? Feeling, it will take time. Kasi nga, siguro. Siyempre, yung tao nagloko naman sa'yo, siyempre minahal mo pa rin naman yun. True. May mga na-share pa rin naman kayo na memories together na kayong dalawa lang yung may alam. And hindi naman dahil porket niloko ka niya, mawawala na yung trust na sa ibang bagay. Mm-hmm. Siyempre, yung cheating sa ano lang naman yung pumapasok eh. So, okay, gets nyo ba? Ganun ko. So, ayun. Feeling ko it will take time, pero maganda pa rin naman pagka naging friends kayo ng ex mo eh. Kasi... Totoo yan. Kasi pag kayo naman, di ba pag habang kayo, syempre hindi mo lang naman siya partner, best friend mo din siya. Nag-eat-mile siya. Bakit? Ay! Gusto ko yung nai-eat-mile si ano. Hindi, totoo naman kasi ang sarap kasi sa feeling na ano. Ang sarap sa feeling na ano. Hindi, baliw. Nakakagalit. Yun yung point ko na parang ang sarap sa feeling na ang luwag, ang... Ang luwag. Hindi, masarap kayo na kayo talaga binabanggit ka. Hindi, masarap na kasi sa feeling yung parang wala ka na inisip na may kagalitan ka. Di ba pag malunod na lang mag-feeling? Iba naman yun eh. Sorry. Hindi, masarap sa feeling na parang ano, wala ka ng kagalitan, wala ka ng masamang kalooban sa mga kalooban. Tao na sa kaligid mo. Totoo. Ganun. So, yun kasi ano? Ibig sabihin na yun. Kumbaga, pag okay ka sa lahat, hindi maliit yung mundo mo. Oo, totoo. Tama naman. Sino ba naman ang gustong may kagalit ka sa mundo? Pero ikaw ba? So mga, nakailang ex ka na? Ano? Dalawa. Wow. Lahat ba yun, ano mo friends mo? Good terms kayo? Ngayon? Nakaka-video call mo pa nga. Sa akin yung isa na lang hindi. Diba? Nakaka-video call mo siya. Okay, okay naman kami kasi yung isa nga ano, dapat maging okay kami kasi tatay siya ng anak ko. Tapos yung isa, okay siya. Ano, kamusta na yung anak ko? Pag talaga yung... Pag kita nga ba? Kinuha kitang nina. Hindi wala. Ikaw, okay. Isa na lang yung hindi. Ka talaga good terms. Isa hindi. Oo. Ayoko talaga sa kanya. Para yung mga iba mong ex, goods naman kayo. Yung isa, yung favorite. May favorite pala? May favorite ex pala? May favorite ex pala? Pero nakailang ex ka na ba? Tatlo. Pang-apat siya. Okay. Yung tatlo, in good, malapit na in good terms. Pero yung isa, wag na lang. Pwede wag na. Yung Mark, wag na yun. Uy! Nag-name drop. Ay, FNC to, di ba? No filter. Okay. Sige, ikaw, nakailang ex ka na? Isa lang. So, si ano lang talaga? Totoo ba? Oo, kasi di ba for the... Ilang years na nga kayo? Four. 4 years. Tagal na din. Wait, silang tanta kayo? 23. So, 15 ka pa lang. Tama sa ba? Ano yung tama sa ba? 15! Ba't ganyan ko tama sa ba? 15 daw siya. 18. Grabe, hindi ko na tama. Ang bata mo nun, no? Oo, bata ako nun. Pero okay lang. Pero hindi ba yung naging mahirap sa'yo yung ano? Kasi syempre 4 years yun. Like parang ako,
Sobrang ano hirap, talaga. Ang hirap mag-move forward na sa loob ng 4 years na naikang kasama mo siya araw-araw. Sobrang doon consider na yung talaga siyang home, ganun. Pero naiintindihan kita kung bakit parang hindi ka ganun masyadong affected. Kasi siguro, ako din kasi, diba, two consecutive seasons, parang naging big help sa akin yung pag move forward dahil sa mga tao. Ganun yung na-feel ko. Kasi diba, 4 years kami. 4 years ako nasalay na yung routine ko, kaming dalawa lang. Na sa mundo namin, kaming dalawa lang. Pag may gagawin ako, andun din siya. Pag may gagawin siya, andun din ako. So, habang tumatagal, feeling ko hindi na kami nag-grow. Kasi, kami na lang eh. Wala kami ibang taong nakakasama or wala kang ibang taong pumapasok sa buhay namin kasi okay na kami lang. So yun, medyo nagiging toxic kami. Mm-mm. Pero do you think there's still a chance or wala na? Ikaw ba yung tipo ng tao pag nag-decision, ito na yun? Oo. Pero, kasi hindi ako nag-decide na biglaan. Impulsive ako sa ibang bagay pero sa ganito hindi. Naisipan ko siya kasi matagal ko na siyang iniisip. Matagal na siya pumapasok sa isip ko, pero hindi ko kino-consider kasi nag-hold on ako sa fact na 4 years kami. Pero ang sakit nun marinig ah, na parang nagsistay ka na lang kasi matagal na kami, hindi ka nagsistay dahil kasi mahal mo. Hindi naman sa ganun, kumbaga pumapasok lang sa utak mo. Pero hindi ko pa alam na ganun. Lately ko lang na-realize na baka kaya ko naiisip yun kasi. Siyempre, siya na lang, kami na lang dalawa eh, natatakot ako na mawala. Pero tingin mo, kung hindi ka pumasok ng talk, mangyayari pa rin. Oo, lagi ko sinasabi ko sa live ko kasi nga dahil si Ward yung sinisisi. Sabi ko, dumating man si Ward sa buhay ko or hindi, maghihiwalay kami. Yung 4 years na ba yan, naging smooth yun or parang dumaan din kayo sa ganitong phase na parang... Madami kami naging problema. Pero, I mean, ito yung first breakup niyo or hindi? Hindi naman. Alam mo yung totoo yung hindi lang talaga yun. Ako... So, ilang beses na kayo nag-break? Hindi, secret. Hindi kasi ako ano, pag may problema ako sa relasyon, hindi ko siya pinopost. Kasi syempre, content creator na nga tayo, yung konting privacy na yun, ibigay mo na sa sarili mo. Kasi nga, sabi nga nila, kapag madami nakakaalam, madami mangingialam. Yan. Kaya ang tingin ng tao, ang saya-saya ng relasyon nyo, tapos bigla mo iniwan. Hindi. May mga naging problema kami, hindi ko lang nilalabas. Hindi lang talaga na-post sa Twitter. Kasi hindi naman kailangan, kasi hindi guys, alam nyo, hindi lahat ng ano. Ayos ka, mag-trending ka na. Ayan. Mag-trending ka na. Hindi. Mag-trending ka na. Kaka-Twitter ko na naman to eh. Hindi na ito mag-trending. Ayos ka, na naman siya. Behave ka na dyan. Hindi ko, ang daming nangyayari sa Twitter, wala naman akong sinasabing specific na ano ah. Pero uso kasi ngayon yung Twitter eh, kaya ako nasasabi yung Twitter. Pero naniniwala kasi ako na ano, hindi naman lahat ng totoo dapat mong ilabas. Kasi minsan kailangan mo ng ano, itago, tapos tsaka mo ilabas. Joke lang, hindi. Hindi lahat ng totoo dapat yung sabihin sa online kasi minsan, babalik din sa'yo yan, magagamit din sa'yo yan. Yes. Totoo. Mm-hmm. Careful. There are things pa rin na left unsaid. Oo. Ang dami nating alam na, hindi pa alam ng mga first time. And yun yung mga bagay na parang magugulat na lang kayo in future. Yan. So, ito na. May naging jowa ba kayo na hindi pa naka-move on sa ex niya, pero nililigawan ka na agad? May naging jowa kami. May naging jowa na ba't kami? Ako, na may... parang ano, ayun, nag-break, tapos kinabukasan. Nag-kungkur sa akin. Ganon. Pero, ganda! Pero, yung pinakita naman niya sa aking love is alam ko yung totoong totoo. Mafe-feel mo naman yun. Oo, na-feel ko naman na hindi lang ako ginamit for rebound. Pero, alam mo yung mga ganyan, yun yung sinasabing bad timing. Kasi, pwede naman, pero hindi pa. Oo, ayun. Ganon. Pero kayo, may naranasan na kayo? Ako meron nung college, nililigawan niya ako, talagang gusto niya ako. Pero dahil sabi ko, ano, kaya mo ba mag-antay? Habang nag-aantay siya, naliligo siya na iba. Hindi pa rin yung ganun. Pag hindi siya sinagot, babalik siya sa akin, ganyan-ganyan. Oo. Di naging option ka lang. Kasi malalaman naman natin kung genuine yung ano ng tao sa'yo kung ikaw lang talaga eh. Yung jowa mo, nagligaw ng iba, ganun? Hindi. Ba, kaka-break lang ng lalaki, tapos niligawan ka. Ganun. Wala naman. Hindi kasi ako pumapatal sa ganun, nakaka-break lang. Ikaw? Hindi naliligaw, pero nung nasa relationship kami, nakikipagkita siya sa ex niya. Same. Ganun. Baligtad yung sitwasyon na parang
sa amin yung jowa, tapos nanligaw ng iba. Parang ganun, baligtad. Sa akin yung jowa ko, 3 months na kami, nakipagkita pa siya sa ex niya. Hi sa'yo, Mark. Ba't nakipagkita ka pa sa ex mo? Oo. Nagalit talaga siya sa ex mo. Totoo. 3 months na kami nun, tapos nakipagkita pa siya kay ano. Anong pangalan nun? Casey. Oo. Si Mama Jer? Hindi. Si Mama Jer. Hindi yung Casey. Ang Casey, K-A-Y-C-E-E. Oh, yeah. Ganun. Ganun yung Casey. Diba? Baligtad yung sitwasyon sa amin ni Pao. Pero sa kanila, ano, baligtad din. Pero, wala naman something, pero kasi may boyfriend din yung babae, yung ex niya. Nakikipagkita lang talaga siya. Ganun. Pero kayo sa mga naging relationship niyo, ano yung madalas na nagparang tumitimbang? I mean, nasa healthy relationship pa kayo or nasa toxic relationship kayo? Ngayon, healthy. What? Bakit nasa relationship ka ba? Ang friendship ay relationship din naman. Kayo, pero kaya kami tinatawag na friendship kasi mas better na tinatawag siyang friendship kasi sa relationship. Kasi ang relationship, ang talagang iisipin talaga ng tao nun is relationship talaga. Ay, rapper! So, relationship ka ba? Friendship? In a relationship ka ba? Friendship na bigla lang. In a relationship ka ba? Hindi. Hindi ba? Ito na lang tanong ni Vendetta. Kanina pa kasi nagtatanong si Vendetta, hindi natin sinasagot. So, ang tanong niya, kailangan bang sundin ang 3 months rule after breakup? Ako hindi, feeling ko hindi. Hindi. Ako no. Hindi ako naniniwala doon. Paano pala kung 1 month pa lang wala ka na talagang feelings doon sa ex mo, tapos antay mo pa yung 3 months? Pero, hindi ko naman ini-invalidate sa mga taong naniniwala doon kasi syempre nga, respect yun sa ex natin. Pero paano pala yung ex natin, binastos din tayo, bibigyan mo pa rin pa ng respect? Kanya-kanya naman tayong moving on process eh. Oo. Pero ako hindi eh. Kasi kapag alam mo wala ka nang nakikita, tapos may nagugustuhan ka ng iba, ba't mo pa aantay na mag 3 months pa. Oh, oh. So, ba't mo i-delay dahil sa past mo? Oh, oh. Bakit mo pipigilan? Sana hindi ka nag-move forward kung ano, sa past, yung past din iisipin mo. Bakit mo pipigilan yung sarili mo maging masaya? Dahil lang sa 3 months rule. So, hindi tayo naniniwala sa kakata. Naniniwala sa 3 months rule, diyan totoo. Kami nga, nasa loob pa ng relationship, nagloloko na eh. Hoy! Nagloloko na siya, 3 months rule pa kaya. Nagalong-galong pa ba? Wala na. Nagatapong siya. Rule-rule pala. Hindi. Roll. Shut it down, Kate. Shut it down, Kate. Kasi nga, diba, ano ba yun? Ayun naman siya. Yung ano, instead of, habang na kayo, tas maliligaw ka ng iba, instead of, ulit ba siya? Ulit. Tagalog na lang. Instead na kayo pa, may pinapadali yung buhay mo! Kayo pa, tapos, meron siyang iba, bakit mo pa siya, bakit mo pa? Ba't yung respeto in the first place, binastos ka? Totoo! Di ba? Tama yung sinabi ni Cleo. Exactly, perfectly honest, truthful, absolutely. Yeah! Kaya kung meron kang nagugustuhan, tagalan mo na yung isa para at least hindi ka nag-cheat, iniwan mo siya, di ba? Nagalit ba siya? Hindi, nagpapaliwanag na ako. Ang galing. Kasi iwan mo na kung talagang meron kang mahal na iba. Kasi kung ipagpapatuloy mo, masasaktan siya. Nansaktan na siya, naging cheater ka pa. Di ba? Ala, galit pa siya. Sino yan? Sino yan? Yung ex ko. Nagalit siya sa ex niya. Pero ayun na nga. Dahil usapan cheating tayo, pero naniniwala ba kayong meron pang loyal na tao? Alam ko sabi nila, iba daw ang loyal, iba din daw ang faithful. Faithful. O para sa atin, ano ang loyal sa faithful? Loyal, maghahanap pa ng babae. Hindi, actually hindi ko talaga alam eh. Kasi bold ka. Pwede ba mag-google muna? Hindi, ang loyal para sa akin is yung ano, hindi ko talaga alam. Nagmamagaling ka pa, ha? Yung parang loyal kasi alam. Ako, ito yung paniniwala ko, ha? Yung loyal ka kasi alam mong tayo. Pero, pag faithful ka,
ano siya, parang in a deeper version siya ng loyal na parang, kasi committed ako, ginugusto kong maging faithful sa kanya na hindi ko siya lolokohin. Kasi parang yung loyal, kasi yung word na yun, loyal ako kasi kami. Hindi ako pwede maghanap ng iba, hindi ako pwede magloko, hindi ako pwede makipagkungkuro sa iba. Pero pag sinabi mong faithful, alam ko kasi sa sarili ko na mahal ko siya at hindi ko siya kayang saktan. Parang ganun. Totoo. Yun yung parang in a deeper meaning ng dalawa. Mm-hmm. Pero kayo, naniniwala pa kayong may ganong tao pa? Oo naman. Lahat naman ng tao nagiging ganun pag nahanap yung tamang tao. True. Mm. Kailangan lang talaga yung tamang tao. Kailangan... Ikaw ba nasa tamang tao ka na ba? Hala, parang tanga! Ay, wala pa. Wala pa. Nasa nalagot. Sana. Sana. Pero ikaw, tingin mo tamang tao ka? Ay, totoo ang tanong yun. Sa kanya? Oo naman. How do you consider yourself na parang totoong tamang tao tayo para sa partner natin? Ikaw muna. Ako, syempre, kung gugustuhin mo maging tamang tao, gagawin mo. So, paano mo nga i-consider nga yung sarili? I mean, paano mo masasabi na tamang tao ako para sa tao? Hindi ko maiisip ang saktan siya. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakasakit ng loob niya. Na hindi iiwasan ko yung mga bagay na alam kong masasaktan siya. Kasi ayaw ko makita siyang masaktan. Kasi tamang tao ako. Nag-comment si Kuya ano? Sino? Pam, Mark. Tawag ako sa inyo, Lods. Tawag daw siya. Tatawag daw si Kuya Josh. Ikaw, dami-dami comments. Sino pa yung baba sa akin? Nagulat kasi ako eh. Ikaw. Ikaw muna. Umaya na to si Kate. Paano mo sabing tamang tao ka na? Kapag iniisip ko na rin, kapag ano, hindi ko na lang din iniisip yung sarili ko, kundi pati na rin siya. Na parang syempre kasi parang kapag nasa relationship tayo, responsibilidad na rin natin yung ano eh, yung happiness ng taong makakasama natin. So, kapag naisip mo na rin yung kasiyahan niya, yung parang ikaw, puro siya na lang, hindi naman sa parang kailangan puro siya. Yung parang tama yung sarili ko. Pero meron naman tayong ganun eh. Oo, na parang pagmahal mo yung tao, mataos siya lang talaga. Hindi mo rin kayang saktan. Kasi iniisip mo nga siya kung ano yung mararamdaman. Tingnan mo yung comment ko. Magandang mararamdaman niya kapag nag-act ka ng ganito, ganyan. Like, every time nagagawa ka ng desisyon, iisipin mo muna siya, ano ba, magugustuhan niya ba to? Oo, totoo yan. Ano kaya yung bakalabasan? Oo naman. Siyempre, pag gusto mo talaga yung tao, yung mga ayaw tsaka gusto niya, inaalam mo, para hindi mo na magawa. Tsaka, feeling ko tamang tao ka sa partner mo pagka tinatama mo yung mga mali niya. Totoo. Kasi diba, may magkaiba naman yung point of view niyo. Kapag ka hindi ka takot na sabihin sa kanya na mali ka, ganito-ganyan. True. Ganon. Kasi di ba yung iba, parang sobrang gusto na yung tao, kahit mali na yung ginagawa ng partner nila, okay go lang kasi gusto go kita. Ganon. Kahit pero, ako yung masaktan, go lang. Isa din yun, yung parang tamang tao ka na para sa kanya kapag ano, na-help mo rin siya mag-grow. Di ba? Kasi di ba, tama-tama siya. Yun naman talaga yung goal eh, mag-grow kayo together eh. Exactly. Ikaw naman, Kate. Mm-mm. Host ka pa ba? Inaantay ko tao ko kayo, Josh. May nagpapa-advice. Magpapa-advice daw kasi siya. Wait ko lang. Ikaw ba? Ano? I mean, paano mo masasabing tamang tao ka na para sa partner? Kapag ready. Subukan na kita na yun. Alam mo, kasi masasabi mong tamang tao ka kapag alam mo na sa sarili mo na minahal mo na yung sarili mo. Kasi hindi ka mamahalin ng mahal mo kung hindi mo mahal yung sarili mo. Exactly. Hindi! I mean, if hindi mo pa buong mahal yung sarili mo or hindi mo pa binibigay yung hindi ka pa buo or hindi mo pa mahal yung sarili mo, hindi ka mamahalin ng partner mo. Ang sinasabi ni Kate, before ka magmahal ng iba, mahalin mo muna yung sarili mo para mamahal mo siya ng buo. Kasi may mga tao nagmamahal na parang hindi sila buo. So yung kulang sa kanila, hinahanap nila sa partner nila. Tapos, pag hindi nabigay ng partner nila yun, wala ka problema. Yeah. Ako sa ex ko, parang ko siya sinasabihan na, unahin mo sarili mo. Like, every time na may gagawin or bibigyan sa sabihin ko, huwag mo kalimutan yung sarili mo, unahin mo sarili mo, kasi at the end of the day, sarili mo na yung kakampi mo. Nasabihan ko siya palagi ng ganun. Pero curious ako, kapag nasa relationship tayo, anong klase kang girlfriend kapag nasa relationship? Ikaw ba yung maluwa? Yung hindi stricto? Hindi stricto. Yun na nga lang, stricto o hindi stricto? Hindi ako strict. To the point na parang minsan, napapatong na siya, bakit hindi ka nagagalit? Kasi
Sasabi ko sa kasi may tiwala naman ako sa iyo. Baka ko naman yung ano ko alam kapalam na ano, na, be, labas lang kami ng mga ano. Ikaw bahala. Hindi, okay, hindi ako ganun. Ikaw bahala. Minsan nga ako pa nagsasabi sa kanya na lumabas ka naman sa kasama mo mga kaibigan mo kasi like puro bonding na lang tayo. Lumabas ka naman kasama sila. Ganun naman ako. Ako din, ganun din ako sa relationship. Kaya nga ako na ano eh, na so sobrang hindi ako stricto. Talagang nagagawa niya na yung mga bagay na hindi niya naman dapat gawin. Pero yan nga, kapag yung girlfriend niyo or kapag yung partner niyo hindi stricto, dapat alam din naman natin yung limitations natin kung hanggang saan lang tayo, di ba? Kasi swerte ka na kapag may ganong kaklaseng ka-relationship na hindi ka pinagbabawalan bawat totoo. Galaw mo, bawal. Di ba may mga ganong klaseng... Kasi toxic din yung... Oo, na parang kailangan alam nila kung sino yung katabi mo, kailangan alam nila kung ano yung suot mo bago ka lumabas sa ganyan. Ang pangat na ng ganun, di ba? Yun talaga, yung sa suot, yung sobrang... Pero naranasan niya yung ganun na parang pinagbabawalan? Oo, dati. Oh, ikaw naman. Ang tanong ko kanina. Kung protective kung, or... Hindi ko stricto ka ba? Stricto or ano ka klase sa relationship? Hindi. Pagka... Kailangan mo lumabas, samahan kita. Oo. Kasi... Kotse kasi siya. Hindi, kasi mas... Ayabang siya. Mas maganda kasi na ano... Alam mong nakapunta ng safe. Alam mong nakauwi ng safe. Mm-hmm. Kesa yung nag-iisip ka... Pero ano ka ba? Praning ka ba sa relationship or no? Hindi. Kapag hindi mo naman ako binibigyan ng reason para mapraning, ba't ako mapapraning, diba? Tsaka kung hindi naman sinungaling yung partner mo, true, ba't ka mapapraning? Totoo. Mm-mm. Pero natutuwa ako na ano, na parang, dahil sa interview na to, I mean, mas nakikilala kita, na nakikilala namin, hindi ko alam na ganito pala kalawak yung, hindi to kaplastikan na, totoo to. I mean, hindi ko alam, kasi syempre, ang daming judge. Ito talaga yung sinasabi ko na parang, hindi lahat na nakikita niyo sa social media, totoo. Kasi parang, ako kasi yung tipo ng tao na kapag, kung ano yung sinasabi nila sa social media, hindi ko papanigan yun, hindi ako maniniwala doon. Mas better na mas kinikilala ko yung tao personally. Kaya buti na lang din na hindi ako pasyadong parang nadala din sa mga nasasabi din ng mga tao sa inyo. Kasi nga, at least nagkaroon ako ng chance na makalala siya. And nagulat ako, nagito pa nakalawak yung utak mo. And, hindi ko alam yun. Ako alam ko na malawak yung utak ni Leo. Bakit? Di ba? Wala lang. Nag-comment ko na ka na. And yun, buti na lang. And buti, kasi napaka open mo rin. Wala, kahit anong itanong namin sa'yo, parang go lang. Hindi, kasi alam kong kailangan eh. Kasi di ako vocal eh. Kaya nga, nung nasa love ako ng mansion, kahit ang daming nangyayari. Ito ba yung first issue? First issue ko yung sa family ko. Alam first issue niya ay issue na nananahimik siya. Issue na salita. Kasi parang hindi ko naman, hindi talaga ako vocal. Tsaka feeling ko nun, pag lalo akong sumagot, lalo akong iinit eh. Tsaka family hindi, hindi ko siya para, hindi ito ng reason. Ay, hindi ka ba? Hindi siya nakadimik. Tsaka hindi ko, ayun yung naging mali ko, hindi ako agad nagsalita kasi, natahimik niya sa akin, pero yung kay Ward, si Ward yung nagbubog. Yun, eh. Minsan kasi kung sino pa yung mga hindi nagsasalita, sila pa yung... I mean, kapag hindi ka kasi nagsalita, parang sasabi nilang ginti ka. At totoo ganyan. Kasi hindi siya nagsasalita, pero masalita ka, defensive ka. Yun. Ang hirap pag gano'n. Mm-hmm. Okay. Ayun, hindi ako nagsalita nun kasi nga parang feeling ko, pa nagsalita pa ako. May similarity sila yun. Ano yan? Ni Wardo. Pero sila hindi nagsasalita. Ayun, pag nagsalita ka, feeling ko, noong time na yun, lalong, ano yung issue, lalong iingay. So, hindi ko siya inisip kasi nga, daming ginagawa na, magka-concert na, deliverables, episode shoot, live, ganyan. Hindi ko na siya inisip masyado. Pero, ang mali ko doon, hindi ko siya inisip, si Ward na pala yung napupuruhan. Na wala akong nagawa para protektahan siya or ipagtanggol siya. Pero ito, meron akong question na hindi talaga kadalasan tinatanong ng mga tao to. Kasi hindi mo to maririnig tong question na to. How do you handle your bashers? Hoy! Para naman tinga to! Akala ko naman seryoso! I mean, ako kasi iba-iba. Kasi parang isa din as content creator. Parang curious ako din sa kapwa ko content creator kung paano nila yun hinahandle. Kasi minsan, may mga times din ako na parang hindi ko nakaya. Ganun. Pero ikaw, yung nakikita mo ibang content creator na kinakaya nila, ikaw na sobrang init ng issue na yun, paano mo nahandle yung bashers? I mean, ano ginawa mo? I mean, hinayaan mo lang ba? I mean, dinibdib mo ba? Iniyakan mo ba? Or naging unbothered ka lang talaga?
sobrang unbothered ko talaga. As in, on time na nasa mansion ako, kahit yung ganun lahat. Kahit yung recent, pwede ko ba i-open yun? Kung okay lang sa'yo. Diba na... Wala na akong alam sa recent. Nabash ako dahil dun sa... Ginawa ko dun sa live ni Koting. Na parang nabanggit ko kasi yung G-Fam. Mm. Okay. Sobrang... Well, para sa akin, kasi sa Baguio. Oo. Yung sa Baguio. Sira ulo ka. Ikaw, kunwari, friends naman tayo bago lumabas ang mansion, mapapanood, may mga galit ka ba sa akin? Ako knowing you ha, na alam ko namang na three things ka. So, parang ako hindi. Ikaw? Or hindi ko alam. Kung may mainit nang namamagitan. Hindi, wala. Wala. Kung friends tayo, why... Wala. Ako wala din. Hindi ko alam. Kasi so, ko, yun na nga. Hindi ko talaga alam kung anong issue na ngayon. So, yun so, na nga. Sobrang issue. Nabash ako doon na parang ngayon nga, Cloud Chaser daw nakikisali. Epal. Well, sinabi ko naman taga sa live. Sorry, Swingit Epal ako kasi eh. Sorry guys, Epal ako eh. Alam ko naman Epal ako ng time na yun kasi nag-aharutan talaga kami ng time na yun. Pagising ko, boom na siya. Ganun na, binabash na ako. Twitter so, wala ka talaga, walang something, sobrang joke, like random joke mo lang talaga. Oo, tsaka sarcasm yun. Oh. Tsaka ba't ko sasabihin yun kung di tayo okay? Ayun yung insensitive. Hindi tayo okay na sabihin ko yun. Pero kung alam ko naman okay tayo, okay lang. Rap de wata, pero guys. Hindi ka na... nag-ausap ba kayo nun? Hindi, kasi ang dami ko na nabasa. Parang ang pangat ng kausapin kung ayun na yung tingin sa'yo, di ba? So, ayun nga, sabi. Ang dami nagsasabi cloud chaser daw ako. First of all, kung magka-cloud chase ako, ba't pa ako lalabas sa family ko? Na pwede eh, sabi na, ko sa'yo. Di ba? Oo. Kasi sa... Manabat pa lang eh. Oh. Kaya naman na nila yun eh. Tapos, ayun nga. Maikisali daw ako. Saan ako maikisali? Wala ako alam sa mga nangyayari sa buhay nila. Saan ako maikisali? Epal, yeah, totoo naman yun. Hindi naman i-deden na yun. Hindi lang proud siya. Hindi kasi marunong tumanggap ng mali ko. Epal nga naman talaga yun. Which is good. Which is mas maganda yun nilunod. So, going back to your question, paano ko in-handle yung... bashers. Wala, wag mong pansinin kasi alam mo naman wala kang ginawang mali eh. Pag may ginawa kang mali, mag-sorry ka. Pero pag wala kang ginawang mali, hindi ka dapat mabother sa mga sinasabi nila. Kasi ang tao na kakilalang sa'yo is yung sarili mo. Pag nagpadala ka sa comment nila, sino mag-down? Sinong malulungkot? Ikaw, di ba? Tsaka ganun talaga si Cleo sa loob pa lang. Super jolly so, yan! Sobrang dami kong problema nun. Lahat sila parang, okay ka lang. Tapos bigla ba siyang sisingit na parang siyang talagang papansin siya doon. Nabigla siyang mag-iiba yung mood mo kasi, hala, nakakatakot naman yung bumaba. Nakaka-badly. Hindi ba dapat mabadly? Hindi. Basta ganun talaga si Cleo. Yung kunwari, malungkot tayo dito. Tapos parang down. Tapos biglang nga-enter si Cleo ganyan. Tapos magbibigla siya. Kuya, ano? Gagano'n siya, parang mag-e-apple-apple. Minsan nga, chat ko to pag malungkot siya eh. Okay lang yan, ganyan, I love you. Talagang si Cleo, parang, alam mo siya, yung role niya sa loob. Human tissue na siya, tas to the rescue. Pero tingin mo, sa lahat ng issue na nangyari, tingin mo magiging okay pa kayo? Or gusto mo bang magiging okay? Feeling ko naman lahat naman ng issue nagiging okay, kailangan na talaga ng time. Kasi ang issue naman, parang tumatagal lang pag pinipilit maging okay. Kapag may mga taong pinupush kayo na maging okay, lalong ayaw. Kagaya ng magnet, pag pilit mong pinagdidikit, di ba, tumatalsik. Pero pag hinayaan mo magkadikit, nagdidikit. Saan ang galing yan? So yun, time lang talaga, feeling ko maging okay din naman. Kung parehas willing. Kung parehas mag- nagka-spark
bigla, kahit totally healed ka naman from the past. O, Celine. O, Celine. Bakit ako? Feel namin. Ikaw muna ang mag-answer. Wala! Takang hindi ka sa akin! Nag-antay na sagot! Si Lin, go! Alo! O, ikaw na muna kay Mark. Ay, Wes! Wes! Question mo, feel kapag... Okay, hindi, nasasabi mo yan kasi hindi pa kayo nakikita eh. Ha? Nakita kami dun na, sa Mawa. Pero kayo, hiniyakap ko pa nga, di ba? Hindi ko nga siya hiniyakap, kaya nga ako nasa magsabihin ni Jeff. May content na... Nung saan yan, sa Shark. Pero yung ex ko talaga na galon, na parang nagkaroon ng spark. Yung ex ko from FEU. Yun talaga yung, as in, nakita ko siya isang beses ulit sa, ano, sa personal. Sabi ko, shucks, ex ko ba to? Sabi ko, wow. Ex ko ba to? Sabi ko ganun. Tapos parang nag-glow up siya. Yung talagang parang... Paano pag nakita ka na ex mo? Shucks, ex ko ba to? Talaga? Ano na nangyayari ka ba? Ano talaga? Hindi, kasi yung ex ko sabi ko, alam mo rin, feeling ko tuloy kasalanan ko na naghiwalay kami kahit siya yung nag-cheat. Parang ganun na lang yung kasi ko. Salamat kami, trabaho pa ako dito sa harap ha. Umaya ako sa harap. Ayun, yun lang. Yung favorite ex ko talaga yun. Yung may sport. Pero sa kanya wala na eh. Sa kanya lang talaga. Ikaw? Ako, tingin mo, pag nagkita kayo ng ex mo, magkakaroon pa ng spark or magbabalik? Feeling ko wala na. Kasi may mahal na ako eh. You've had enough. Hindi naman sa ganun. Kasi, ano rin yung sagot mo? Hindi na kasi. Hindi na kasi may mahal na ako. Mayabang siya talaga. Pwede ba yung mga mayayabang tanggalin na dito muna? Charis, guess ko lang siya. Oh, guess siya, guess siya nung guess. O, pa, alis daw. Ay! Ay! Excuse me! Ay, hindi pala. Pag yan, sinabi niya yung ano. Excuse me! Si Janica, no? Favorite niyang i-mention si Mark. Jowain mo na kaya, be. Jowain mo na din. Ikaw pa eh, mention-mention ka pa. Jowain mo na. True. Okay. Joanna. Oh, ikaw. Hindi may iwasan yun. Feeling nyo dahil sa course. Okay, next question. Hashtag. Kaibigan kita. Nag-hashtag lumo ko. Feeling ko talaga magiging anak ano. Ano pwede sabihin yun? Madeline. Madeline. Hashtag Madeline. May friends kami. Oo naman. Sabi. Pwede ka ba? Pwede ba kayo may ipakik dito sa FNC? O, Pao, ikaw? Yung ex na nakita. Na nagka-spark. Uy! Gagalingan mo daw. Ayan! Yung mukha niya parang gusto ng manapak talaga, oh. Salamat talaga siya. Meron akong trabaho ngayon sa harap ng camera. Ano sabi mo? Pag ikaw, hinuli ko talaga. Yeah. Uy, nakawan mo nga to, be. Pabala sa ako kanya. Ako mamuhuli. Yeah. Sa ganun naman daw siya sa aking kama. Ano binato ko sa sinasabi? Babatong to sa'yo nung mula sa oras. Go na pa. Hoy, Ronnie Charisse ha, please. Ayan si Charisse? Si Ronnie Charisse. Ah, akal. Hoy, kaibigan mo yung anak mo lang. Nangalan niya. Hindi ka siya number niya. Ronnie Charisse mo na hindi ka sa gilid. Ronnie Charisse. Ronnie Charisse. Ronnie Charisse, lumayos ka dito. Ang hyper ni Ronnie Charisse. Lumayos ka dito. Ang hyper niya naman. Oh, go na, Pao. Si Pao na kasi yung sasagot. Hindi na nakasagot si Pao. Oo. Ako ano, wala. Kasi once na nakipagwalay na, wala na talaga. Oo. Pag talagang wala na, no? Wala na. Wala na talaga. Like, moving on. Totoo. So, sino gumawa mo pa nung? Sino gumawa ng mga ano mo dito? Ah? Sino gumawa? Ako? Ay, si ano? Ay! Sino? Hindi gaganon! Parang laki naman ng bunga. Ay, dito go yan! Dugo yan! Ay, dugo kasi yan! Kala namin lamok kasi na lang ano eh. Sino mga dito pa, dugo yan. Ay, dugo! Napaka-ano! Sorry! Okay, go. Pero if you ever cheated, paano niyo tingin niyo anong way para makuha ulit yung tiwala ng partner niyo?
Suyuin mo nang suyuin. Hindi, feeling ko bigyan mo ng time. Kasi pag trust yun nasira, mahirap na ibalik yun eh. Totoo. And pag mas pinipilit mo talaga na maging okay kayo, syempre lalo lang maiinis yun. Bigyan mo siya ng time para magalit sa'yo. Pag makapag-isip siya, kasi di ba pag hindi mo inayaan na, parang kahit sa mga ano, pag hindi mo inayaan na mag-mourn, di ba? Ano na yun? Sabi ko, mourn! Mourn! Hindi mo inayaan mag-mourn. Hindi ganyan! Parang kayaan mo lang siya na ano, bigyan mo siya ng time para magalit sa'yo, makapag-isip-isip. E pag dumating yung time na parehas, wala nang init ng ulo, wala nang galit, saka kayo mag-usap. Kasi pag nag-usap kayo nang may galit pa, mag-aaway lang kayo. Totoo yan! Totoo yan! Pag wala na yung ano, yung init ng ulo, init ng katawa naman. Hooray! Idea! Kasama ko! May virgin tears! Bakit ganyan? Christian tayo ko. Wow, kita! Bakit kayo ganyan yung mga kasama ko? Ba't ganito yung mga pinag-uusapan? Tara na naman! Dahil usapang ex na rin naman tayo and everything, mag-share tayo ng mga rules na binigay sa atin ng ex natin na tingin nyo weird na parang pag narinig ng iba na, ay, alam nyo ba ganito yung inano sa akin ng ex ko na bawal to, ganito, ganyan. Ikaw, sisimulan ko. Ako, yung rule sa akin ng ex ko before, Aesthetic. Aesthetic ko for sure. Hindi, ano yan? Extension. Aesthetic and then. Going back. Tara, naka-boots, tapos naka-isaks din. Extension yan. Pero yan nga. Ako naman, yung rule sa akin ng ex ko before, bawal ako mag-shorts kahit nasa bahay ako. Bawal din ako, mag-dress kapag nasa simbahan ako. Ganun. Tapos kailangan, tawag nun. Siyempre, babae ako, nagkakabukol din naman ako. Gifted din naman ako kahit papaano. Look, sorry, B. Tapos, bawal ako magsuot ng fitted kasi nga, humuhulma daw. Sabi, sira ang ulo ka ba? Ito na nga lang meron ako. Itatago ko pa. Wala na nga kung kuro. So, yun yung parang weird. Parang kasama ko lang yung pamilya ko. Bawal ako mag-short sa bahay. Ganun. Mm-hmm. Tapos, bawat suot ko, after maligo, kailangan naka-picture sa kanya. Ha? Huh? Hindi si Mati yun ah. Hindi si Mati yun. Baka inisip ko siya. Sobrang ano kasi siya noon. Sobrang naging obsessed siyang ganun. So, kailangan din 247, naka-video call, ganun. Ikaw? Ayoko. Parang ako wala naman. Hindi, sa'yo naman. Ikaw naman. Ayoko nung ganun. Ano nga mga bawal niya? Oo. Like mga weird kung karoon niya sa mga ano. Wow, Madali siyang bawal. Kaya lang, sa lahat ng bawal na alam natin, yung parang mga simple na bawal kang lumabas ng ganito, bawal kang ganyan. Lahat yan ayaw niya. Pero, sino ka ba? Parang magbawal. Nagalit na naman siya. Bakit ka ba nang bawal? Hindi kasi ako, pag pinagbawalan niya ako, gagawin ko pa din. Kasi bakit? Alam, galit na naman siya. Bakit pipiliin ko na susundin kita? Ano ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba sa buhay ko? Bali partner mo nga eh. Yun nga, partner ko. Paano pag ginawa sa'yo sa Bebo? Hindi, I mean, binastos niya ako, kaya bakit pa ako mag-3 months ago? Hindi. Sa akin kasi parang, stress ayoko nang pinagbabawalan mo ako. Lalo na yung alam niya na may mga boyfriends ako na lalaki. Yung mga friends ko, puro lalaki. Tas pagbabawalan ka niya na, oh, huwag mo samahan si ganito, si ganyan. The fuck? Eh, bago kita makilala, nakilala friends ko na sila. Tas exactly. Bawal ka, uminom. So, bakit bawal uminom? Eh, ako nga. Eh, nakilala mo ko sa inuman, diba? Yung mga ganon. So, ikaw, bakit mo ako pagbabawalan kung alam mo sa sarili mo na bago mo ako makilala, nagawa ko na lahat yung mga yan. Yan lang. Hindi talaga ako nagpapabawal sa mga ganon. Ikaw. At ikaw, kung ikaw may naging rule ka mo sa ex mo or siya, ganun. Wala, normal naman. Basta magsasabi lang. Mature, naging mature naman yung relationship namin. Ikaw. Ako, every time na titingin ako sa iba, like kahit mga pinsan mo. Totoo ba? Ang weird naman nun. Magagalit talaga siya kahit na, nung nasa bahay nila ako nung una, nakaganon ako. Kasi pag gumanon ako, sige, din ka na. Ah! Eh? Totoo ba? Oo. Nakakahingan ka pa ba sa relasyon niyo? Yun yung 3 years. Ay! Tumagal ka pa! True, be! Di ba? Paano ka nagtagal doon? Experience ko. Eh, kasi mahal ko eh. Tanga ko eh. Yung ex mo na kasi, yung ex! Pag mahal mo, hindi mo nakikita yung mga mali. Totoo yan. Kapag in love ka. Kapag in love ka. Kapag in love ka.
Totoo, kapag in love ka. Tsaka mo na-realize na, shit. Pero, nung nakawala ta ako, ba't ko ginawa yun? Totoo, totoo ka na lang talaga yun, no? Parang... Pero yun ba yung ex na pinisikal ka? Damn! Yun hindi ko mag-gets. Pero ito, yun, pwede naman kasi maging point yun na parang, I mean, kasi pag mahal mo, wala kang nakikitang mali. Pero, like, sinasaktan ka ng physical, nag-stay ka pa rin. Anong hinanap mong way nun? Anong hinanap mong rason pa para mag-stay? Eh, sinaktan ka na. Hindi pa ba sapat yung, hindi pa ba sapat na rason yun? Conception mo. Oo, naiwan mo siya. Kasi, sinasaktan ka na. Nanay mo, hindi ka sinasaktan, nangayaan mo saktan ka na ibang. Nanay mo nga, hindi ka pinapakagat sa lamok, tapos mapapakagat. Yun yung basic. Ano kasi ako nun eh. Ano, bata pa kasi ako, tas marupok. Ayun nga. Tas gwapo kasi siya. Yun lang. Ay, at sige. Tugal na pag-usapan natin yung mukha. Saan kayo mas na-attract? Attitude or looks? Yung maging totoo tayo dito ah. Ako attitude talaga. Sinasabi ko naman yun sa kanya. Ikaw? Bad boy look. So, kaya si ano? kaya si Angelo. Kaya, ala kaya naging crush si Angelo? Oo, kaya ako naging gusto si Angelo before. Hala, di ano, mahilig ko sa mga ano. Red flag. Actually, oo, lahat naman yata sila red flag. Binigyan nga nila ako sa chicken jelly eh. Ako hindi ko masabi basta comfortable kasi ako sa tao. Ako din. Ako to talaga yun, walang plastikan. Talagang mas na ano kapag at, lalo kapag ka-vibes ko. Ganun, kasi syempre, kalag-kalag eh. Iba kasi yung feeling na ano eh. Na-attract ka dahil comfortable. Oo, yun. Parang hindi ka takot okay, masalita. Tapos alam mo yung parang, kahit ano sabihin mo, hindi kanya judge. Ganun yung nakaka-attract. Uh-oh. Tapos, matalino, uh-oh. Mabait. Apa, parang may dinidescribe. Talented, ganun. Nag-ibig ko sa'yo ng baby do better. Nag-ibig do better ba yan? Meh. Hala, puti ba yung buhok niya? Wala! Parang, sisilin ba to? Hala, hindi ako. Hindi ako nag-ibig do better. Sige nga, sample niya. Baka ikaw yun. Hindi nga ako yun. Magkasingingay lang kami. pero hindi ako yun. Diyos ko. Pero, anong pinag-usapan natin? Yun na, about sa looks or looks sa personality. Uh-oh. Bonus naman na talaga yung ano. Bonus yung looks. Yun. Pero may mga times pa rin naman sa atin na parang ano, ay, pogi to, kikilananin ka to kapag boots kami o hindi. Pero ako yung unang-una ko talaga tinitignan, yung attitude, kung magka-vibes ba kami. Kasi sobrang kalog ko eh. Bibihira lang. Mag-ating i-filter kasi, mata naman ang unang na-inlove. Oo, mata naman. Pero, literal talaga ako. Ako, attitude. Talagang attitude talaga kapag ka-vibes ko. Ay, kasi, shit. Diba, parang andaling naman natin yan. Hindi, kasi parang sa akin, kapag naging ka-vibes, pumupogi siya sa paningin mo kapag may yung mga wala. Ito na lang, mataba or yung may abs. Ako, hindi nagmamatter sa akin yung abs or what. Ako din. Ako, ang trip ko talaga, sling. Wait. Nanakasando. Nanakapads ngayon. Oo, tapos naka-boots. Naka-boots! Pero, aanin mo naman kasi talaga yung guwapo. Pero, pag nag-uusap kayo, pag nag-joke ka, parang, okay. Wala, okay. Titignan mo lang yung mukha. Paano pag guwapo, tapos may buga? Ayun ba na yun? Pag na yun, ayun din yung gusto. West yun, West. Kasi, maligay sa katawa. Pogi, tapos lalapitan mo, tapos may buga. Hello. Hello! Ganyan baka mapagsalita ako ng... Uy! Biyan dami mong baon! Tama na yung mga ganyan, please. Ayoko nang makinig baka magsalita si ano ako yan? Dito. Sino yan? Uy! Wala kayong nuntang... Huh? Sino? tama na, please. I don't want to say it. Napakataraptado niya! Starts with letter. Uy! Huwag na! Ayoko na, please. I want to be, ano, mabait. Sige na, mag-ingat. Yun. Okay lang, okay lang sa lang, pero wag yun, be. Sige na, gusto ko na maging mabait. Oh, ayun naman. Okay, anong mas gusto nyo? Mahigpit na jowa o maluwag na jowa? Natuwa talaga si Cleo sa maluwag. Mahigpit na para ramdam. Hoy, wala ka dun sa ano yung tanong sa ano. Ganda rin yung sagot niya. Ay, nako. Hindi, feeling ko ano. In between. Kasi may mga sitwasyon na may sitwasyon naman na dapat magigpit ka, may sitwasyon na dapat maluwag ka.
Talaga ba? Di ba? Kasi paano kung maghihigpit lang naman ng isang tao pag may mali ka na talaga nagagawa. Totoo, totoo. And pag na-build mo yung trust na kailangan ng partner mo, si lulubag siya. Si Bill nag-comment, maka-isblock please. Wes, ayoko. Ayoko, ayoko. Wes, hindi pwede. No. Hindi pwede, please. Ako dun ako sa ano, sa maluwag. Para naman mapin nga to. Sigliyo kasi. Siguro yung maluwag na yun, pagkatatae, gagawin mo ng to. Hindi ka na! Sa relasyon! Sorry. Ang programa na ito ay patnubay. Ito na nga, di ba? Opinions expressed by hosts and guests, associators, and do not reflect the opinions and beliefs of the show, channel, and its affiliates. Pasensya na po. Pagpasensya na po. Totoo. Ako naman, ako din, pares, in between. And pero kasi asarap din minsan kapag pinag-iigpitan ka, kasi parang, alam mo yun, feeling mo, I mean, inaangkin ka niya, ganun. Kasi may mga ganun tayong love language, di ba? Kapag feeling natin na parang, minsan gusto mo yung parang, uy, huwag ka na umalis. Oo, na sinasarili ka, ganyan. Oo, di pa Bakit na rin nasa mo na yun? Recently? Hindi naman. Recently? Sagot niya. Hindi naman. Hindi naman sa ganun. Napaka. Ikagaya mo sa kanya kanina. Hindi kasi lagi naman kasi silang. Huwag tayo nga dito kayo. Ayaw ko na. Oversharing. Hey! Tama na, keep it private. Di ba hindi ka naman madamot? Go. Hindi ako madamot. Kaya nga lahat ng kailangan niya, ibigay. Uy! Parang munting atong mga to. Hindi, hindi naman kailangan ano. Kailangan niya ng love. Ay! Ay hala, tama na! Sa love. Oh, mayabak ka. Nabigay mo naman na yung deserve niyang pagmamahal. Oo. Kasi matagal naman na nag-deserve ng love eh. Hindi lang nabibigay. Lagi lang na sasaktan. Mm. And ngayon, dito na ako. Hey! Hindi! Kaya makinig ko lang sarili ko. Diyos ko lang. Go na. Atis alam niyo sa sarili niya kung ano din yung kahihinat na niya. Totoo. Yeah, kilig at your own risk. Tama naman siya doon. Kiligin ka sa... O, kayo ha. Alam niya kung ano yung pinapasok niya. Yes, sinabi ko naman, di ba, decision ko naman ito. Yes. Tsaka wala namang namilit sa kanya. Ginusto niya naman talaga yan ang sarili. Pagbigyan na natin si Cleo kasi... Siya naman nag-isip mo hello, sa sarili. Kahit naman sila siguro pag nagmahal totoo, sila, nag-risk din naman sila. True. Exactly, perfectly. Ang kaibahan lang kasi naman talaga kami, talagang public kami nagkaano. I mean, hindi lang naman si Cleo nakaka-experience yes. na ganun naman. Aminin nyo. Na-experience nyo din yun. Totoo. Yung hindi kayo ano, kungkuro dyan. Mm-mm. Huwag na tayo magmalinis sa mga sarili-sarili natin. Dahil... Wapo na ko ripot, pangit na galante. Sa panahon kasi natin ngayon, kailangan ng pera. So, doon na tayo sa... Hindi naman... Pwede ba bang ano? Pwede bang afam? Oh! Ay, kahigyan na! Hindi. Blandina. Ako kasi naniniwala ako na pag mahal mo yung tao, hindi mo naisip yung pera. So, wala yan kung gwapo o pangit. Kapag mahal mo, pag may kailangan siya, ibibigay mo na hindi ka nag-iisip ng kapalit. Di ba? Ginagalit niya na naman ako eh. Bakit naman kasi kailangan ba ng pera lagi? Pwede naman magtrabaho kayo pareho ah. Hala, nagpapalit pwede naman siya sa kayo, ex pwede naman pares kayo nagpapalit. Parang nag-shock. Saan ba ako dito? Sige, yun. Pwede naman pares kayo may pera, di ba? Oo. Pwede kayo kasi yung pera. Huwag ka magiging dependent sa partner mo kung kaya mo rin naman magkaroon sa'yo yung pera, di ba? Oo nga. Tama yun. Mas maganda yung parehas yung na-spoil yung isa't isa. Hindi yung isa lang yung... Hindi yung ikaw lang mo dyan ipapa-spoil. Magbigay sa kanya. Hindi oh. Iniyokan niyo kayo yung cellphone niya. Kailin niyo, guy. Nakakuha pala si Mark dito. Masyado na sumisikat si Mark dito. Babe. Ikaw, Kuya Mark, ha? Ay, feeling ko mapasok sa season 4. Well, hindi pwede. Hindi niyo magagawa yung mga Kumu challenges. Uy! Bakit? Sinabi ko lang naman hindi niya magagawa. Ha? Wala! Cute mo! Ang cute mo na, Kate! Next question, please! Ratay, ba't ka nandito? Lumas-less kang at dito na iinis mo ko. Next question, please! Okay. Matalino or madiskarte? Madiskarte! Kasi guys, pagiging matalino na rin ang pagiging madiskarte. Pag matalino ka, may diskarte ka. Okay, mga walang diskarte sa buhay dyan. Mali yung mali.
Meron naman kasi taong streetwise. May iba't ibang uri kasi ng matalino. Yung iba, yung sa hindi sila matalino sa written, sa book. Hindi sila matalino sa academic. Pero pagdating sa buhay, matalino sila. Like, 'di ba madaming mayaman na hindi naman nakapagtapos. True. Kasi, pero madiskarte sa madiskarte buhay. Sila sa buhay, ganun. True. Sa business, ganun. Parehas lang naman yun. Okay, okay, go. Ano pa ibang tanong ate pa? Nag-ghost ka na ba o ikaw ang nang-ghost? Usapang ghosting na tayo, guys. So, ang guest natin for today, si Lepa, ikaw, tanong ko sa'yo, nag-ghost ka na ba sa buong buhay mo or nung high school ka, college? Or nang-ghost ka na ba? Ganitong mukha? Nag-ghost? Wow! Kaya sabi ko sa'yo eh, minsan, sana all, hindi siya nag-ghost. Pwedeng pahagsalang. So, hindi ka nag-ghost, pero nang-ghost ka na ba? Oo, nang-ghost ako. High school? So, ano na-feel mo ngayon? Proud ka ba? Oo! May boots ko! Huwag na mataas siya! Hindi! Oh! Kaya na iba! Ano pa yun? Nung high school pa yun? Anong reason? Anong reason? Bakit ka ng ghost? Bakit pumasok sa isip mo namang ghost? Kasi ganito yun. Eh, MU pa lang naman kami nun. Hala, host mo siya! MU pa lang kami nun, tas... Baligtad na may, si Clear yung... May ano... Ito yung naging joke kong unang babae. Oh, talaga? Yeah. Grabe! Nakakagulat! Bagong balita! Yes! Napaka-plastic na yung host niya. Tapos? Ayun. So, kasi parang sa kanya, kasi parang daming bawal. Tapos, hindi ako masyado nakapag-enjoy. Kasi pinapangaralan niya ako sa buhay. Eh, bata pa ako nun. Tapos matured na siya. Oh, yung naka-MU ko, tapos... Parang nakilala ko to yung babae, tas yun yung naging jawa ko, okay. Yung babae. So ikaw naman, nang-ghost ka na ba or nag-ghost ka na? Siya ba yung ghost? Nang-ghost ka na. So lumalabas na dito ngayon ang mga sikreto ng ating mga host dahil kayo na pa nila ako tinatanong, tayo naman ang magtatanong sa kanya. So anong reason bakit ka nang-ghost? Hindi ko sinasadyang mang-ghost, siguro kasi sobrang busy ko lang. Sobrang busy ko lang, hindi ko na siya nare-replyan hanggang sa parang nahihiya na akong replyan siya kasi ang tagal na ng... Tapos meron din kasi sa akin na parang ano, araw-araw siya nag-a-update, ganun. Mm. Pero hindi ko siya nare-replyan, gawa nga na sobrang busy ko. Tapos pag nagpa-phone na ako, parang mag-TikTok, ganun, mag-check lang ng mga important messages. Pero hindi na ako, nandito kasi ako ng isa situation ng life ko na parang wala akong time para mag-ano. Pero yun yung mali ko, na-entertain ko siya. Mm. Parang sa point ka na buhay mo na for once, pinili mo muna yung sarili mo. Tsaka yung growth mo. Oo. Tsaka kasi hindi ko rin kasi naiisip na, ay shucks, may kachat pala ako. Ay shucks, may na-entertain pala akong ganito. Pero okay lang yun, kasi yung ibang reason ng ghosting is dahil may gusto ng iba. Yung sa'yo... Ay sa akin, hindi. Kasi dahil sa sarili ko. Saka busy ka. Hindi dahil may kausap akong iba. Yun yung reason ko ng ghosting. Dahil... Ganun dapat pau-pau, Weber. Bata pa ako noon. Kahit ba, tapa ako. Di ba sabi mo kanina? Nag-e-explore. Ayaw. Pero ikaw ba? Nang-ghost ka na ba? Or nag-ghost ka? Ako... Wala pa. Wala pa akong nag-ghost. Wow. Hindi pa ako gina-ghost. Okay. Kasi pagka... Wala lang. So ikaw naman, Kate. Ano, naging ghost na siya? Ikaw naman, ay, Kate. Ginasa ko nung ano... Antay mo muna yung question. Maging proper ka na ba? Sorry. Ang ako na airtime daw. Ako airtime daw. Sorry. Nang-ghost ka na ba or nag-ghost ka na? Ginosa ko nung favorite ex ko. Bago maging kami. Wow, my favorite ex! Favorite ex! My favorite DSM! Ang favorite ex ko ay si Joven Laria. Wow! Ay, hindi ba yung sabihin? Ang dami mo nang pinapasikat dito. Hoy, fam! Ang dami mo nang pinapasikat dito, Ray. Akala ko sasabihin. Pero yun nga, yung favorite ex ko talaga si Joven. Kasi, bago maging kami, ginosa niya talaga ako. As in, parang... Alam mo yung nagkikita kami for 1 week noon, tapos biglang nung nagkaroon na siya ng pasok sa FEU, di na siya bumalik sa ano. Tapos di na so, bakit mo pa ginawa? Eh, meron na palang instance. Nung bumalik kasi siya nung time na hindi kami nag-usap noon, doon na siya parang ang balik niya na sa akin. Parang, ano, do you wanna be my girlfriend? Ganyan-ganyan. Diba? Oh my God! Meron naman akong tanga! Hindi ko, sige na nga! Tapos yun. Naghiwalay din kami for some reason na I feel like siya yung tamang tao pero hindi siya tamang panahon. So ito, dahil ghosting naman na rin yung usapan natin, sa tingin nyo ba, ano siya,
anong pwedeng reason bukod sa may kausap na iba or busy ka? May iba bang reason para mang ghost? Siya ba yung ghost? Kami ba yung guest? Parang siya yung nag-isip ng may tanong natin kami. Bukod doon. Siguro kasi dahil may nakita ka ng mali sa kanya pero takot ka lang sabihin hindi sa kanya. Hindi mo lang masabi. Yun, na parang may part na parang na-turn off ako sa taong to pero hindi ko masabi sa kanya. So, iiwan ko na lang siya ng walang paalam. May mga instances na gano'n eh. Eh, ano namang tingin mo pwede maging reason? Ibabalik ko sa'yo dahil ikaw ang guest dito. Baka sabihan kami, walang kwentang host. Ayun, same answer sa'yo na parang siguro, parang nag-date kayo, nakita ka, tapos nakilala mo yung ibang side na ayaw mo sa partner mo. Off ka. So, hindi mo na lang siya kakausapin kasi takot kang mag-confront ng mga tao. So, ayun. Hindi mo nakakausapin. Pero naniniwala ba kayo na, yun, tulad sinabi mo yung about sa date, pag first meet-up ng, or parang unang nagkasama kayo ng taong kagustuhan nyo, dapat bang pinapakita yung flaws kagad or tingin nyo dapat yung mga good sides nyo muna? Ako actually, mas better pakita mo na yung ano. Yung kasi, flaws. Ang pangit naman na habang tumatagal kayo, doon lang yan nalalaman. Ang pangit na sa dating papakita mo yung good sides. Pag naging kayo, saka na nalabas ang totoong ugali mo. Exactly. Kaya mas okay na dapat. Kasi paano ko nga mamamahalin? Kaya sa first date, mag-alnerize ka na kagad. Oo, totoo. Hindi ka na dapat makipag-blastigan. Pero kayo, ganun ba kayo? Oo, kasi ano parang sayang yung oras para mag- like, hindi ba kayo naging premium proper kapag ano, kapag panyas? Date, first date nyo, ganyan-ganyan. Ay, ako talaga, ayaw ko talaga nung ganyan. Hindi, kasi parang, kasi like, what, anong point po? Anong point na bakit hindi mo pa agad ipakilala yung sarili mo? Tapos, pag naging kayo, tsaka siya ma-off sa ugali mo. Pangit yun. Kaya mas better na papakita mo na yung tunay na ikaw bago pa niya malaman na kayo na. Kasi may times na may which is true. Ano yan? Ate Pam, wala ka na ba yung tataas dyan, Ate Pam? Dahil, okay, dahil dito sa FNC, lahat ng guests namin walang lusot sa mga issue. Kaya naman, Cleo, maglaro tayo ng... Ano yan? Fuck, Mary, Kill. F, Mary, Kill. Ready ka na ba? I'm always ready. Yes! Yan yung gusto namin. Ito yung gusto namin. Guess yung ready sa mga kunkuru. Okay, mag-up tayo ng kunkuru ng mga first son. Okay, F, Mary, Kill. Arch Rai. Explain. Anong gagawin mo kay Rai? Colors F, back. Marry, or Kill? Kill. Explain. Kasi ayaw ko siya ipak, ayaw ko rin siya i-marry. Hindi, what's... Anong reason? ang pero ito ah, nung nasa sequet kami, umamin ako kay Rai. Siya yung first crush ko sa loob ng mansion. Siya yung first crush, sabi ko, oy, alam mo ba, may nasabihin ako sa'yo. Sasabi niya, ano yung sabi ko? Hindi, wala. Lasing niya! Wala. Sabi niya, ano nga yun, sabi ko? Ikaw yung first. Kasi ang mga type ko, yung parang masungit, yung parang hindi mo siya agad malalapitan, gano'n. Pero Kill kasi, no, eventually nakilala ko siya, hindi siya, para sa akin na hindi siya pang ano, pang... Uy, Ransom, para siyang pantropa. Para siyang pantropa. Di ba may mga time naman na ganun, kunwari crush mo, tapos pag nakilala mo, parang, ah, hindi ito pang ano, pantropa. Ransom, hindi ikaw yung tinatanong. Kaya Kill. Okay. Pero ano ako, I mean, curious din talaga ako kay Rai, kasi ilang beses pa lang kami nag-encounter ni Rai, ba't siya sinasabi ang masungit? Hindi, ano niya na yun, parang, or dahil personality lang sa, niya na yun. Or, hindi, I mean, masungit ba talaga siya in person or talagang dahil lang sa face niya na matapang? Ako, akala ko rin yung masungit siya noong una. Kasi hindi mo siya kilala eh. Pero pag nakilala mo naman siya, ano, yung mga sungit na kasi minsan, ano lang, joke lang, biro lang, ganun. Personality na talaga niya yun. Tsaka, ano, medyo strong din kasi yung personality niya. Kaya parang intimidating yung dating niya. Pero hindi naman siya masungit. Siyang, kaya ano, ano din, gusto ko rin makilala din kasi si Rai, isa din sa parang gusto ko rin makilala na deeper level kasi nga, I mean parang, ano siya, parang, yun, intimidating siya, hindi ko alam po paano makikipagkaibig kasi mukha yung face niya, pero base din kay RC din, close na close sila ni Rai, so feeling ko rin. Ako kasi alam ko, Isa naman. Wait lang, ako lang po sasagot doon. Isa ako sa... Kayo din! Ikaw lang yung guest, diba? Ang mga guest namin dito, ginagaling isa ako namin. Sa mga unang nakaalam ng background ni Rai, kaya naintindihan ko kung bakit may strong. Strong siya. Ikaw? Yes. Okay, next. Next name!
Okay, Nadine. F, marry, or kill? Kill din, ganun din. Parang pang-tropa din kasi siya eh. Tsaka hindi ko siya nakilala lang sobra sa loob. Kasi nga, nung pumasok nga ako, yun, busy na. Dami niyang dance-dance eme para sa concert. Mm-mm. So, hindi kami masyado nakapag-band. Oh, nga na yung grabe yung banding niya na yung pa-concert na. Oo. Oh. Kaya wala na siyang time para makilala ibang ano, sisis. Wala okay. Na talaga. Next content creator. Si Belle. Belle, marry or kill? Well, dito pa ba si Belle? Wala na. Si oh, Belle? Hindi, hindi ka mapasali. Ako rin. Si Belle ay... Sinasabi ko naman kay Belle na, oh, ang ganda mo. Kasi iba yung dating ni Belle kapag ano eh. Pag sumasayaw. Mm. Pero pag di siya sumasayaw... Wala na. Wala. Okay, uwi ka na. Pag sumasayaw siya... Pero grabe yung performance. Grabe. Sobrang hot ni Belle. So feeling ko, F. Hi! Same. Diba? Kung si Belle lang din, same. Ma'am, ano ka, ang tawag doon? Kain boy. Kadiri ka naman. Kadiri naman to. Okay, at yung ma'am, next content creator. Joke lang naman. Si Gail. F, marry, or kill? Si Belle Lula. Si Gail. Kill din. Kasi? Wala rin kami masyadong time. Pero binigyan ako ng stick o noon, hindi pa kami close. Na-appreciate ko yun. Binigyan niya. Asan may stick? Ka nag-comment ng boy. Hindi kasi si... Binigyan ako ng stick o noon, na-appreciate ko yun. Tsaka, noong time na ano, di ba yung comfort. Binigyan niya ako ng ano. Kahit hindi ako nagpa-order. Ayoko na. In-orderan niya ako ng ano, DQ. Pero kill kasi... Wala. Alam mo yung, basta same dun sa dalawa. Pag ramdam mo naman kapag pang tropa. Mm. Pero ano ha, hot din si Gail pag sumasayaw. Uy, hot talaga si Gail. Ganda ko yun. Uy, si Belle, narinig yung sagot mo. Andito ako, alam ko na yan. Yuck! Ayoko na! Kill na lang pala si Gail. Masyado na siyang mayabang. Totoo. Ayun, kay Gail, kill din. Kasi, ayun na feel ko sa kanya. Pang tropa din talaga siya. Okay silang tropa. If ever. Pero ano, ang ganda talaga din ni Gail talaga sa mayabang. Mm-hmm. Okay, next content creator. Sophie! Kill! Kasi feeling ko, kunwari pag magkasama kayo, masasabaw ka na din. Pero sobrang benta sa akin ni Mami Sophie. Sobrang, kunwari, kakagising ko pa lang, tapos makikita ko siya, sabi ko, Mami Sophie, kausapin mo nga ako, ganyan. Para mahalo siya. Sabi niya, Mami Sophie, dito ka, usap tayo, wala kaming topic. Sabi niya, hala, wala rin akong topic eh. Sabi niya, toothpick meron. Kaya lang, gusto ko lang kausap minsan ka. Kasi grabe. Okay. Next content creator. Ronzel! Kill mo yan! Patay na yan! Patay mo yan! Kill kasi yan. Ano? Nakita ko yung beauty nga. Kill kasi ano? Kadiri ka, Ronzel! Sugyot ka! Ay, bawal mo! Sorry. Dugyot ka, ayaw ko sa'yo. Kikakin. Kung talaga ako si Ransel lang din. Next content creator, Angge. Si Angge, siya yung pinaka nilook forward kong makilala talaga nung papasok ako ng season 3. Kasi ano eh. ano, tawag dito. Na-meet ko siya sa Mega Mall. Kasama niya sila, ano, sila Angel Grace, sila Jelly. Tapos, ano, nung pumasok ako sa season 3, na-excite naman din ako. Pero kasi, eh na nga, mayroon na nga nabuo na, ano, may parang feeling ko may sarili na silang mundo. Pero nagkakaroon kami ng interactions, pero wala akong na-feel na bond. Yun na ina-expect ko. Ganun. Kaya siguro, kill din. Kasi gusto ko pa siya makilala palalo. Di naman nudes. Morex! Kill pa din. Hindi naman dun daw yung nude, suka lang, kill pa din daw. Morinx! Baho kasi na yan! Si Morinx ay pang ano eh. Si Morinx ay pang Mary. Yes. Pero hindi ko siya may Mary. Pang lang. Kasi ano siya, yung utak niya pang ano na eh. Sobrang matured siya ka. Bagay sila ni Patrick OM, no? Uh-oh. OM Patrick. Oya, kiklear ko lang pang lang ha, pero hindi ka ma-marry. Diba? Hindi niya i-marry kasi may i-marry na siya. FB fang ba to?
Hindi! Ano siya, yung utak niya matured na. Tsaka, sana pag dumating yung time na ano, makahanap siya ng taong para sa kanya. Sana yung maayos naman na. Sana hindi red flag. Please lang kasi... Alam, magkasama! Alam! Lumabas pa! Yung dalawa! Kasi grabe siya mag... Uy, gusto niyo daw ba sumali? Curious! Magkasama yung dalawang tinutukoy ni Clay. Kasi grabe yung... Grabe mag-advise yan si Morings, pero pag sa sarili niya... Minsan ano, hindi tumutugma yung ina-advise niya sa akin. So yun, next na. Next content creator, ICK! Cape! Kill! Kill. Kill. Kasi minsan ano, mukha siyang husky sa loob. Tignan yung blue eyes niya, sabi ko, mukha kang husky. Diba? Obi-obi, oh. Ah, ganun, Pao. Tapal mo ito ng kumot naman niya sa kano. Sige, Pao. Yung blue eyes. Ganon, ganon. Okay. Ha? Seryoso talaga yan. Kahit nandito ako sa tabi mo, seryoso yan. Seryoso yan, Pio. Seryoso. Okay, next content creator. Promise na talaga. Si Pao. Ano, ayusin mo kayo. Sana kill din. Sana kill din. Ayun, ayun. Si Pao kill din kasi yes! Masyado siyang tulisan. Yes! Mamaya po siya po. Mamaya pag minery niya ako, tapos you make is the bride, na mamatay pa ako. Uy, grabe ka na si Kopak. Gaganonin ko ta. Pag ikaw ginanyan yan dito ah. Pag pinakhug niya ako, patay ako. Siyempre, unahin ko siyang patay yun, di ba? Kaya sa ako, mabakstab po niya ako. Yung backhug niya, tawag doon backstab. Sorry ba? Ayok ka, Leo ah. Masakit ulo ko sa'yo. Kasi silim na next to. Content creator. May kasi silim. Si Robin. Ayusin mo eh. Pulis sakit na yun. Pulis na si Silin ay... Kill them. Yes. Fuck. Double bucket. Ano si Silin? Kill. Kasi may bumabalik na sa kanya ngayon. Wala! Uy, hindi makamag-exit yung mga person! Bakit? Ano bang gusto mong piliin ko sa'yo? Wala! Okay na, kill na lang. Lahat kinil na niya. Lahat kinil niya. Hashtag, Madeline. Ang paswada ni Cleo manap! Inutusan ako! Diyos ko, Pamela, what? Teacher Shaz. Si Teacher Shaz ay ano, kill daw. Lahat na kinila. Ilabas mo na kasi imemerdi ko. Para hindi ka na napapatay sa isa. Napapagod na ako mag-isip ng reasons eh. Pwede bang, isa lang kasi yung gusto. Charis. Teacher Shaz, sobrang mature din nun mag-isip. Oh, ano nga? Same as Morings. Pero, sorry, kill. Yes. Kasi ano ko eh, mapia ako. Aba! Papinatay lahat. Ganun pala siya. Papatay na tayo lahat. Oo. Next sige content naman. Creator, RC. RC best rekila, no? Dalang tombo yung nagkakain. Dalang tombo yung nagkakain daban. Ano yun, diba? Ang ganun. Pangit naman na mag-dress ko, first kung makabuhay ka. Diba? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ka. Ay, next content creator. Sakit niya sa ulo. Feeling ko ito na to. Grabe na siya. Hindi ang habo. Please. Lalabas yung next ano. Mama Carla. Mama Carla. Si Ate Pam daw muna. Mama Carla. Ate Pam, fuck, marry, kill. Ang habo? Ah! Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Pakinigan lahat. Fuck, marry, kill. Ward Raynalyn. Ay, oo talaga! Ano na uutal siya? Pwede ba lahat? Bakit? Ah! Ba't ko naman ikikil? Bakit lahat? Hindi, ako yung kill. Ako yung kill kasi... Ako yung kill kasi patay na ako sa kanya. Mayabang! Dito ka naman pantahin mo, bugbog na tayo. Eh, sige na nga ako naman. Ano, syempre... Para naman ako... Kagasgas ka nila. Para naman ako mag... Ano, dumi na ako... Pandikit siya, ano? Pandikit dito ko muli. Para naman ako, ano? Aray! Dito ko talaga siya! Dito ko talaga siya! Pag gano'n niya, ayan, dumi na ako. Siyempre, alam nila yung sagot doon. Hindi naman na, ano... Alam nga naman, magsinungaling pa. Hindi namin alam. Wala pang nakakalam na
ito, okay? Okay. Wala pa akong pinagsasabihan. First time ko ito sasabihin sa FNC. Go. Siyempre, Mary. Aww. Siyempre, di ba, mahal mo na nga eh. Tsaka, lahat na ng... Alam niyo ba, ito sa share ko lang ah. Go. Sobrang thankful ako kay Ward kasi siya yung nagbalik ng confidence ko. Pumasok ako sa THOC, balot na balot ako. Mabasa ang hubadera, be. Oo, oh, oh, hindi na halata eh. Santo for the girl na siya. Hindi na halata eh. Siya yung nagpa-feel sa akin, ano. Siya yung nagpa-feel sa akin na maganda ako, na special ako. Kaya hindi rin ako, sana lang sabi ko sa kanya, Ward, pagdating sa'yo, andali lahat. Hindi ako nahihirapan. Tapos, sa kanya ko na-feel na, kahit pala maangas ka, pwede ka rin ituring prinsesa. Diba? Parang, nakaka-touch. Kaya, Mary. Aww. Kasi ang dami niyang pina-feel sa akin ngayon na hindi ko na-feel before. Ang dami niyang pina-realize sa akin na pwede ko palang ma-realize na ang dami niyang... Basta ang dami kong first sa kanya. Ang dami kong first times. Nakakatawa naman yung dami kong first. Kaya Mary. Kaya Ward Reynolyn. Will you ma- Ah! Hindi ka na! Hindi ka na, Mary! Joke lang, joke lang. Joke lang. Baka na siya pa eh. Sabi ni Maria Chiara, sino ka Leo may pila. Sorry, naka-ano ako, premium. Araro kasama. Ate pa mula namang content creator na next. Ayun, kung may message ka sa kanina, sa kanya, sa ano yun? Kausapin mo daw siya si, sa camera. Si, kausapin mo siya sa camera. Kunyari, isipin mo yung camera si ano yun? Si Palin. Si, Ma. Wait lang, gusto ko si Mama ba? Palin kasi yung ano yung tawag sa kanyang lolo niya. Ah, okay. So, kung si Ward yung camera, anong sabi mo kayo? Oh, sabi mo na kay Palin. Hi, mahal. Ay! Hindi ka ganun! Oh, hindi, mahal na kasi yung tawag niya sa mahal. Oo, mga mahal kasi tawag niya. Mahal, I'm so thankful na dumating ka sa buhay ko. Kasi, ayun nga, sabi ko nga, hindi ka, sa pinoportray mo sa camera, akala nila mahirap kang mahalin, mahirap kang kilalanin. Pero kabaligtaran yun. True. Pagdating sa'yo, sobrang dali na lahat. Sobrang easy magsalita, magpakilala, magpakatotoo. Kasi totoo ka rin sa lahat ng tao. Mm. And sana, hindi tayo dumating sa point na mag-iiwasan tayo. Kasi sabi ko nga sa'yo, hindi ko force lahat ng bagay. And hanggang sa dulo, susuportahan kita. That's all. Thank you. Parang dalawa na pantay na. Pero ayun naman, Cleo, dahil... Ayan, dahil patapos na tayo sa ating 2 hours live, ano nung nafe-feel mo na na-invite ka ngayon sa FNC? Naging okay ba yung pag-welcome ng mga person sa'yo dito ngayon? And na-enjoy mo ba? No. Hoy! Sige na, pwede na palisin to. Nag-enjoy ako, syempre. Nag-enjoy ako kasi... Sa inyo, hindi rin ako nahirapan na sumagot. Nag-enjoy din ako kasi nag-earn ako ng chance and time to speak up and to explain my side. Totoo. And ayun, nag-enjoy ako ng sobra kasi nagustuhan ko yung mga questions na binato niyo sa akin. And ayun, syempre we would like to thank you din as well sa pagiging... Sa pagiging open and sa pagiging honest sa mga viewers natin ngayon. Feel ko nga hindi pa yung I'm, lahat. Yeah, and I'm happy din naman na na-redeem mo yung self mo sa live na to. And hindi ka umayaw sa kahit anong questions namin. Kahit sabihin natin, totoo. Yung questions namin is talagang for sure nasa TikTok na to, mama. Yes! At yung mga questions na tinanong naman is yun din yung mga questions na gusto din namang malaman ng mga tao. Kaya thank you for answering it. Na kahit alam nating mainit-init pa ang mga bagay-bagay ngayon is humarap ka pa rin sa camera. Tsaka tinanggap mo tong guesting. Yes, tinanggap mo pa rin tong guesting na to kahit sabihin na mainit. And ayun, thank you then for taking care of Ward. Yes. Continue taking care of Ward. So ayun na nga guys, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa FNC na 8 PM show. Kaya naman guys, mapapanood nyo kami every Mondays to Fridays. We have morning shows, afternoon, evening, and sometimes we have FNC After Dark. Mamaya meron. FNC After Dark, kasama namin si Ward naman. Yes. So, ayun, tayo you may watch us on the House of Collab Facebook page, the House of Collab YouTube channel, and FNC Twitch account. Yan, at huwag na huwag niyong kakalimutang i-follow ang lahat ng social media namin. Dahil para update,
Dahil para? Para updated kayo whenever we go live or we post something. Yan, Fairfax Network Channel on Facebook, Instagram, and TikTok. And Fairfax Net CH naman for Twitter. At syempre, Cleo, basahin mo yung nasa baba. Asan at syempre. At syempre. At syempre, if meron kayong mga tanong at nais nyo mag-park Ner, email us fairfaxnetworkchannel@gmail.com. Kaya yan, napasarap yung kwentuhan. Yeah, na, super. Talaga, sobrang comfortable kami sa aming inuman. Thank you, Holmes. Yeah, mga ka-Holmes. Kung gusto nyo rin ng ganitong kagandang furniture sa inyong mga bahay, feel free to visit and message any of their social media accounts tulad na lang ng Facebook Home Sweet. Instagram, HomeSweetPH, Twitter, HomeSweetPH. Kaya naman, HomeSweet, our choice for home furniture. Thank you so much, guys! Sana nag-enjoy kayo! Guys, 11:30, abangan nyo kami with Ward, Rinalina, FNC, yourself to quality, free online food contents that will feature admired and up-and-coming social media stars, doing everyone's favorite food blogs, hauls, live selling, all done in a sprightly Pinoy style content na aabangan araw-araw. Get to know what's trending, what's hot, and what's the latest in food and more under one lifestyle and live stream online channel, Fairfax Network Channel or FNC. Created to house theme food episodes and other hot topics and contents. Siguradong tatambay ka sa Fairfax Network.